So in the fourth hearing, I'll be inviting Senator Bato de la Rosa and former President to come and listen to your testimony kung handa kayo na to face him on that. Handa po ba kayo? Okay, so Pamsek, we're going to invite Senator Bato na. Shall be admitted to the meeting. Preserve the confidentiality of everything read. The Committee on Human Rights has conducted executive sessions in its past investigations, especially for human rights victims and their families who had been subjected to serious human rights violations, and many of whom were traumatized physically, mentally, or psychologically, such that retelling their disturbing stories in front of those people who induced the same fear on them may defeat the ultimate purpose of the inquiry, na hindi lang po tayo ang nakakarinig dito, ito po ay nalalaman din naman ng taong bayan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Yes, yes, Mr. Chair. Mr. Chair, kasi yung executive session, Mr. Chair, it would mean all of them ay may executive session. Mr. Chair, ang ire-request ko sana ay witnesses who would want na magsabi ng kanilang narrative, ng kanilang kwento, para malaman ng publiko, kasi gawin ng publiko. Oo, I believe gusto ng mga nandito na marinig sila. Pwede po natin siguro 'yon, Mr. Chair, i-executive session. Pag sila ang nag-request na hindi sa publiko. So can we make that a motion, please? Yeah. Mr. Chair, I would like to make a motion regarding the executive session for those who would want only to be for the witnesses who would want an executive session only, who would request for a executive session only. Otherwise, you make it public. Yes, otherwise, okay. Make it public. Mr. All Chair. Right. There is a motion. Is there any second? Chair. Moved and seconded that the motion of Congresswoman Rosas go at, I'd like to come sec now to call on the first that will be relating experience. Ako po si Mercedes Samson. Ina ni Ronel Haraba. Ang aming umaaya ay pinatok ng mga lalaking di kilala na nakabonin. At sila po ay nasa 7-8 katao. Ang iba ay nasa loob ng bahay namin at ang iba ay nasa labas. At pilit po nilang isinama ang aking anak na si Ronel Haraba. Ina ni Ronel Haraba. Ang aming bahay ay pinasok po sa loob ng mga hindi kilalang lalaki na nakabonet. Okay, sino po yung anak ninyo? Sino po? Ilang taon po siya? 30. Opo, siya po yung napatay. Oh. Okay, pangalawa? Opo po si Christine Pascual, ang anak ko po si Joshua Laksamana po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Marian Domingo, ang aking asawa at anak, biktima ng extrajudicial killing po. Good afternoon po. Ako po si Dalia Quartero, ina po ni Jesus Quartero III, taga Bulacan po. Ako po si Shira Escudero, kapatid ni Ephraim Escudero, yung victim po. From San Pedro, Laguna po kami. Gandang hapon po, no. Ako po si Maria Soledad, biktima ko po, asawa ko. Ako po si Christy Montipolca. Ang tema ko po ay anak ko, si Aldrin Montipolca po. Magandang hapon po. Ako po si Mark Ashley Busa po. Tatay ko po yung biktima, si Roberto Busa Sr. Taga Bagong Silang, Caloocan City po. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Lorena Caballes. Asawa ko po yung biktima, si Julius Casquejo. Taga Caloocan po. Ako naman po si Estrella Nonay po. Anak ko po yung napatay sa pastry po, taga Bagong Silang po. Ako po si Rosbiminda Cambalia, apo ko po yung binaril, si Paul Martin Camillanes po, taga Phase 1 Bagong Silang. Pinatay nila po yung anak ko, si Cristita Ramos. Inuwa po sa loob ng bahay namin. Dito lang po ako sa batasan po, sir. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Leory Pasco.
Ang biktima po ay dalawang anak ko po, Crisanto at Juan Carlos Lozano, taga Quezon City rin po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Nanay Emily Soriano. Ang biktima po sa akin ay si Angelito Soriano, 15 years old, taga Bagong Silang, Caloocan. Gandang araw po. Ako po si Norma de la Providencia. Anak ko po yung biktima, si John Rick Amoncio, taga Bulacan po. And Mr. Chair, to give their testimony today, we have three victims, families, whose kin were killed in what the police call a simultaneous anti-crime law enforcement operations, SACLEO, S-A-C-L-E-O, or what they would generically call one-time, big-time operations. Yung sabayan po yung mga nangyayari. And may we first begin with an incident in Cebu. We have Baby Rosales, the mother of 21-year-old Angelito Rosales, who was killed October 2018 in Cebu. She will be testifying in Bisaya, Your Honor, but a rough translation of her testimony will be provided to the members of the committee and could be flashed on screen, Your Honor. She can testify in straight up Bisaya, Your Honor. Okay. Bago po yan, saan po sa Caloocan yung the courts has actually convicted those that ang sa mga pumatay po. Sino po sila? Ako po, Your Honor. Apo yata kayo. Meron pa buong iba dyan? Ako po yung complainant po. Kayo lang po. Meron pang iba? Apat na isang convicted. Oh, gusto ko pong sabihin, no, in sa ating committee, no, officially na apat pong police ang na-convicted. Dahil lang po sa pinatay nila. Sino po pinatay? Bali yung asawa ko po tsaka anak ko po. Pinaslang po noong 2016 po. All right. Salamat po. Ito na nagpapatunay. Nagpapatunay po ito na talaga pong napaka talagang mali ang ginawa ng ilang mga kapulisan natin. So now we'd like to hear from Baby Prile Rosales. Ano po? Isa pong ina ng biktima. Sige po, Miss Baby, simulan niyo po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Baby Prile Rosales. Ina po ako ni Angelito Rosales na pinatay noong October 4, 2018, yung one time, big time po. Bago po yan, ay gusto ko rin po kilalanin si Representative Ramon Gutierrez ng One Rider Party. Okay, go ahead po, Miss Baby. Masaya na lang po kayo. Mag-celebration ng mga anak ko yung honor, kauban po sila mga iyang iso ng lalaki na si Angelito. Bandang alas dos ng madaling araw, Your Honor, October 4, nagkabagbuwag na sila, Your Honor, kasi na mauli na sa salang kanya-kanyang bahay. Ako, Your Honor, doon na ako sa Carbonag Puyo, kauban ako ng akong upat ka-anak, si Angelito na sa Pasil. Kumpartli lang sa akong kuan, Your Honor, wala ko ikahadlukan, kaya akong anak, wala mo dyan magbino ang Your Honor. Bandang ala, saglit lang ng mga minuto na anak ko na ibawaan nga nanay mga pulis, nanay mga pinatay galing sa Talisay, daghan na kayo sa pamatay, Your Honor. Di, para na ko, wala lang na ko, kasi wala man ko mag-unaw na sa mga anak. Pagkatotood, Your Honor, nanay nagpaibaw na ko nga nanay na hitabo ni Angelito dito sa Pasil. Di, nagdali-dali ko, Your Honor, og dagan sa Pasil, kay nanay pa ba nga nainatabo sa kong anak. Pag atur na ako sa Pasil, Your Honor, akong naabtan dito sa Pasil. Kaya akong, ang mga pulis, Your Honor, wak man ko pasudla sa agianan, Your Honor. Diyara dyan sa, diyara sa daan, wak ko pasudla sa bahay. Giinan ko sa pulis nga, na anak itong masalingan nga, sir, inahanin ni Angelito. Ang tubag sa pulis, Your Honor. Diyara na siya, ayla na sa pasudla. Di,
nagpaabot na sa kumang pila ka minuto ng abi nagpasudlon ko yung honor. Wala man yun. Ang ilang silingan, nisulti na ako nga, ati-ati, ang imong anak siya gilinto, gidala na sa ospital nila sa mga pulis. Dito sa CMC, sa Murgi, ilan ang gidala na kung anak yung honor. So ito bang mga pumatay except for Jennifer? Kasi si Jennifer parang, ang sabi mo, parang pulis? O parang sinasabi rin ni nanay na vigilante? Jennifer? Yung respond po sa aming pulis. Nisuhod ang mga pulis na wala sila gipa, kita nga papel yun. Ang ilang ipag-iba, litratura. Litratura sa akong anak. Mas lagi pagkita nga papel. Umang isulod nila nga kung anak ni Honor. Pag ilang isikaran, siyempre tungo sa kahubog sa kong anak, ninyo kabangon. Ang iyang living partner, iyang ipagawas, Honor, ang akong anak may langi pasalubog brief, ug naman nilang iposil nito sun sa kwarto. Ang ilang ipalapas, nga nisukol ko nung akong anak, manang ilang iposil. Karoon ang iyaan, diha mangyaan sa tungod kanina o kinahibong mga nung lagubo na ang balay. Niyaan na pag-iyaan, Honor na, ayaw na ninyo po sila. Takpala na ninyo, huwag naman ka na isa ang ako pagkumangkol. Kung sige buhat sa mga polis, Honor, gipatira na iyaan, huwag ipasaka sa taas. Mga pila na kaadlaw na itabo sa paghayal sa akong anak ni Honor. Na iniabot nga may investigasyon sa mga pulis. Tingingo na sila nga siya ba na si Jose Neto sa Linas. Tapos lang itong bagyo Honor. Dili si Angelito ang pangalan sa akong anak, Rosales. Nasayop siguro mo, sir, pagkuhan sa inyong papel. Ni Ana lang itong polis nga nang investigar na ako. Yung honor nga, wala ko mahimuha na, ma'am. Ni Ana lang po ko pagtumbag, yung honor. Muingo na mo, Ana, sir. Kinabuhi sa anak, yung gikuha. Yan din ay maoang pangalan. Ayong ipakita. Sakit kayong pamatiyon sa akong. Binikanan yun, Honor, nga wakasin pa. Di na akong madawat yun, Honor, nga ilan langi. Basta nga akong anak, hindi na'y maoang pangalan. Inoon litratura, pero dili pangalan sa anak-anak mutang Julito Salinas. Nga ilan langi, pas langi po si Angelito Rosales, yun, Honor. Mauna akong di na akong madawat, Honor, kanong 5 years na netabo, yun, Honor. Maiskutan na akong anak, hindi dyan ako batin nga mag-ilak, yun, Honor. Mauna akong gusto ko magustisya nga akong anak. So, nagpunta po yung auntie niya sa pulis para ipablatter. Opo, yun, Honor. Hindi po sila pinigyan. Refuse po ng blatter. Wala. Pwede niyo pa ambigay ang pangalan sa amin ng mga pulis na umaresto, pulis na bumaril, at pulis na sa Station 6. Bigay niyo po sa amin yung commander ng Station 6 kung saan pinagdalhan. Opo, sapagkat iimbitahan po natin yan. If you could give that to us. Alright. Maraming salamat po. Perhaps you can go ahead, my dear colleagues, to ask any question to Miss Baby Pray Rosales if you have any, no? Hindi natin papatapusin pa itong mga lahat ng testimony, but you can now ask questions to the victims if you want. Congressman Chair. Torres. Thank you, Mr. Chair. Speaking of... Go ahead. Oh, see. Sorry, Mr. Chair. We also have interpreters for the victims. Yeah, besides si Congress, okay. Yeah, he can speak. Go ahead. Baka sa amin kailangan na interpreter. Pag patay sa mga anak, ang pila ka adlaw ay akin nato sa police station para ipablatter. Ang mga iyaan, sir, pero nalubong na si Angelito. Pagkahuman na paglubong? Oo.
paguman naglubong nga 1 day or 2 days pa to, nanay ni anak nga taga-size. Naimbestigar na nako. Unsa man ang size? Percento size po. Percent 6. Oo. Sa Cebu City? Sa Cebu City. Naimbestigaran na ko nila. Pagtanoon ako sa ilang papel, Julito, Salinas, anakabutang. Boto, naka-anak ko, wala may Julito. Nakapuyo diyan banda sa Samoa. Pero samtang naghaya pa, wala kami ato sa police station para akong, magpa-report? Akong, kuan, bayaw ni Adto. Dili man sa tagaan. Dili tagaan o gunsa? O kanang kuan, record kanang kuan sa police report. Kaya mga utan man para asa. Una na lang, balik ka lang, wala pa, busy pa, ana. Nailan ba ninyo, kinsa tong police, nga wala may hatag sa inyo sa report? Wala na sa kukakuan, sir. Wala po niyo kuha ang pangalan? Wala, sir. Por nasayod pa mo, nahinumduman pa ba ninyo unsang adlawa to? Mga gato dito? Wala na ko kainumduman to, sir. Tungod na sa kakuan na dyan na ko ato, sir. Sa bagsak, sa nauna sa kong anak. Salamat. Thank you, Mr. Chair. Kailan po nangyari yun? Nung yung one time, big time po, Yonor, October 4, 2018. Okay. Alas 3 na madaling araw. Kayo ang interpreter, no? Can you please translate what he said, what she said? Ibigay niyo lang. Kanina, yung kanina, naalala mo mga sagot niya? Sige lang. Salam po. The one time big time operation happened on October 4, 2018. 18. Wala siyang maalala ang pulis na mga pangalan. Nakainim duman ng mga kuan, mga pulis pangalan sa mga pulis. Sir, wala man jud ko pa duula. Wa jud ko pa duula sa pulis. But that is some point that at the station 6 ng anong town? Station 6 Station 6 is ang Station 6 sa asa na ang lungsod. Nasa Pasil, sir. Nasa Pasil sa Cupra sa kuan. Pasil. Oo, Cebu City. Cebu City. Is that a town? Town ba 'yon? Pasil. Barangay po. Ah, Cebu City barangay. Opo. Okay. So I think that we could be able to talk with the responsible police officer in Barangay Pasil, no? To provide to us the names of those policemen. 2018 pa, baka sabihin ng mga polis, nakalimutan na nila yan. Oh, totoo yun. Oh, pero the thing is, kailangan nyo pa rin ng justice dito. Okay? Go ahead. Mr. Chair. Can I hear a motion please to invite those police officers in Pasil? Mr. Chair, I move that we invite the station chief of station number 6 of Cebu City. But that particular October 4, 2018. Oh, yes, Mr. Attorney. That we also informed the city chief of police, di ba? On yes, that. Mr. Chair. Okay. Yes, Mr. Chair. Kasi Mr. Chair, bago na siguro yung chief ng Station 6 eh. So talagang dapat yung previews. That's right. Na yes. The station 6. I'd like to clarify my motion, Mr. Chair. I'm asking for the invitation of the person or the chief of station at the time. And the chief of police at that time. Okay. There's a motion. Is there any second? Second. Yeah. There's a motion and seconded. Any objection? No objection? Motion is approved. Go ahead, Tony Conti. Just for the committee's information, Your Honor, we actually have in the copy of the death certificate a signing police officer. The medical legal officer who signed it is from the PNP Crime Lab. Signed by whom? Sorry, Your Honor. Signed by? By a PCI Benjamin Lara. Medical legal pero officer. Walang ano, walang blatter yan. Walang, yes, unfortunately, walang... Your Honor, what happened in this case was they issued the death certificate with the cause of gunshot wounds, but did not issue a police report, a blot, or any other accompanying document. Can you submit that to us also? Yes, Your Honor, we will submit. And so, if possible, we could perhaps also subpoena this police officer who would probably, he certified the death, Your Honor. So,
if he conducted an autopsy or did not conduct an autopsy. Oh, this is the name of the policeman? A PCI Benjamin Lara. Can I hear a motion to that effect? Mr. Chair, motion for the invitation of medical legal PCI Benjamin Lara, MD, and to bring, Mr. Chair, the investigation report or autopsy report of the said victim. Thank you, Chair. Is there any second? Second. Been seconded of the motion of Congressman Cosmoan Brotas. Is there any objection or objection? Motion is approved. Mr. Chair, habol ko lang. Yes. Mr. Chair, tatanong ko po sana kay sa mother ng victim kasi binanggit nyo dito na merong nagsasalita sila ng Tagalog, yung mga pulis. Tama po ba? Opo. Yung sinabi ko po sa ninsulti ko nga pa, pagi ako kay akong mama ni Angelito, ang gisulti niya Tagalog. Diyan lang yun. Baka nagtatagalog lang para hindi maintindihan. Sinabi niya, diyan lang. Pero Tagalog po sila talaga. Tagalog po, naka-uniform lang po sila ng parang army nga ganun. Yun. Yun dito lang, nakabunit lang talaga. Ganito lang nakita namin. Oo. Dirira, anara. Kanira mata mong makita, nakabunit sila. Wala sa may kakuan nga na sila. Kuan nga, kuan din. Basta maura akong na inumduman nila, yung honor. Kay layo man kayo, kuwa man ko nila pa, paduula. Mato, masilingan ni Ana na lang nga, imong anak, sila mismo nagdala sa akong anak dito sa CMC, dito sa Murgi. Sa ilang gisakyan. Mr. Chair? Yes, Congressman. Can I also move, Mr. Chair, that the station commander of Station 6 at that time, whom I requested to be subpoenaed, Mr. Chair, also bring with him the records or the blotter, Mr. Chair, for the periods covering October 3 to October 23, a 20-day period, Mr. Chair. Any second? Moving seconded by the motion of President Flores. Any objection? No objection. Same is approved. So, Attorney Conti, you could go ahead and you can call the next one, please. Thank you, Your Honor. May we call on likewise? Say po yung, yung inyong... A relative, a mother of a victim of the same Sacleo or one-time, big-time operation, Raquel Lopez, the mother of Rabi Lopez, who was killed also in Cebu, October 2018. She will likewise be testifying in Bisaya, Your Honor, with a translation available to the members of the committee and to the public, Your Honor. Ma'am. Mayong unto, Your Honor. Ako si Raki Lopez, taga Cebu, Ermita. Akong anak nga na biktima nga si Rabi Lopez. Anang hitabua, Your Honor? Mga anong oras sa wajib kay bawa na, Your Honor? Mure among na matan nga alas 3 siguro to nga nang oras sa ha. Mure among na matan nga nagbuto-buto diha sa kwarto niya. Ya kay kana iya portahan, Your Honor, tupad na sa among portahan. Pagadong wag namong buto-buto, Your Honor. Ni gawas mi ni abli ko og akong anak sa portahan. Paggawas na mo, pag-abrin ako sa portahan, imbis mo gawas ko, okay, tanawon tanaw ko kung anak nga, nakadungog ni buto-buto, pag-abrin na mo sa portahan, gitiuna namday biya itong mga army, baka nang nakuhaan na, giingnan man mi nga, walang lapas, gipag-ingo nga, walang labas, nisira din ko balik sa portahan, kaya ako, pangrakrakan niya, mi, puto nga, kita buha itong buto-buto, wajami kay bawo ato nga katuday ng butuha nga patay na dito akong anak. Kunya, di namin na kay bawo nga patay na dito akong anak. Mga bago alas 5 bago na. Bago po ituloy, Mr. Barrientos, go ahead and interpret it for us. Raquel Lopez, I'm the mother of
Rabbi Lopez, who was killed in a one-time big-time operation on October 4, 2018 by the police, did not know that the police were already inside the house. I was in my room when I heard gunshots. I went out of my room and I cannot go out of my room since the police were already outside and with their arms and told me, walang lalabas, wag kayong lumabas. The room of my son was just in front of my room and I was not anymore able to go out because of their instruction. Moto, pag-iingon na itong walang labas, di sira lang na magbalik among portahan. Pero pag sira ng portahan, sakal magbalik. Mo na ito, wami tingog-tingog, wami liuk-lihok. Wami kaibawa ng katumbutuhan ay patay na dito akong anak. Nga di alamin na kaibawa nga, hayag na, murag, mga alas 5 na ito sa buntag. Nga unsap ko ito rasa na hitabok, murag, mga alas 3 na siguro ito. Nga nakaibawa na may mga buntag na alas 5. Kaya akong anak na nawag man, dito man sa gawas niya. Gina niya akong magwa, akong kamagwangan ng anak. Manang, okay, asa dahil mo. The interpreter, go ahead. The incident happened at about 3 a.m. But I already learned of the succeeding events at about 5 a.m. since I was not allowed to go out of the room. I was only informed of by my daughter of what had happened outside. Moto nga, pag-ingon nga, naarami rin sa taas ya. Patay man si Manoy. Moto, pag-ibawa na mo kong patay, bahala na lang isaw ko galingon o kung sa'y mahitabo na mo, basta pag-ibawa na mo patay na to siya, si Rabi, ginaog yun na mo talang, iambak na yun akong di sa muas ang ganun. Buto paghibaw na ko, ako pa nalisod na niya sa kwarto niya. Yan ako, murag nagbinatay na ko, pati na akong hilag. Pero, naanamot ko ng aso ko. Interpreter, you can stop the witness if you need to interpret, okay? So, my daughter already exclaimed outside that Manoy, my older brother is dead. So I and my other family members jump out of the room to get to the other side of the house. Sige. Yeah, moto your honor pag so, ko anak ko dihan ako ato nagminatay nang kog hilak niya akong bana misodia sa ato sa akong anak. Ginterbiyo sa suko, murag ipapirma na to, pero akong anak to, ala sa morgue. Oo niya, mo to, ni ato mi dito sa morgue, tura kita na akong anak. Oo niya. So when I get to the other side of the house, I found my husband, and he was being interviewed by the police, and he was made to sign a document. They told me that my son was already in the morgue. So, I went immediately to the morgue. Ito na kag-morgue. Oh. Yeah. Taron, dito mi sa morgue, Your Honor. Dito na tao na mo, nakita dito akong anak. Yung sigkang anghilito. Naghanto sila na, Your Honor, sa suod, sa van. Puro to sa one time, big time. So I went to the morgue and I saw my son in the emergency inside the van, and there were other bodies inside the van. Mo to Your Honor ka pagkuan na ato. Wala mo na mo kuan na ato atong ngayon may pang-police blotter, wala naman magpakabal na itong mga police ato sa 5. Ngayon nga, dili ko na ilang unit. Nana, wala na ito, Your Honor. So we went to ask for blotter from the police station, but the police
na did not care for it, and they denied that it was their unit to the that was involved. Moral to your honor. Yeah. That was all. Itong pagkaitabo sa kong anak, murag yung taon itong baboy, nga ila taon itong giit sa taon, giputo sa taon itong sa ilang kuan, giputo sa taon itong sa hapin sa higdaanan, mura taon itong baboy nga, giit sa lang sa karsada taon ng akong anak. So grabe, my son, isla pag-abuso. My son was wrapped in blanket and was thrown out of the house in the street. He was treated like a pig. Money, Ronald. All right. Is there any question among our colleagues, please? I'm have here pictures of my son. Sa iyang bedsheet. Ano ang tama? Tatlo po. Tatlo. Wawa ng mga anak ko, Your Honor. Mabait yung anak ko. Pag naging ano ganito, dalawang anak ato, Your Honor. Is that a mistaken identity? Nasaipan ra ba siya pagka ila? Your Honor, kanina yung anak na ko, watch ni ma. Ilhin ni sa barangay nga abusado siya. Wala ni siya record. Son has no record, criminal records in the barangay. He is known to have no record whatsoever. Naibuong lang kung anong nahitabo ni siya ngayon, Ani. I'm just surprised that this happened to him. It means that he is not involved in any drug trade? Wala. Wala, Your Honor. Hindi. Isang sa barangay, wag yun siya record sa druga. Wag yun siya mga record pag-abuso. Wow! Mabait itong alak ni Ronor. So he has no record of anything. He's not involved in drugs. It was painful to me. Yeah, ato panggihaya pa ni Ronor. Niagi pa na si Garma dito sa mga tungod. Nasuko pa taon siya, Your Honor. Gano'n ko nang gibilaran pa ni Namo. Sugo pa si Garma. During the wake, Superintendent Garma passed by the wake and he was angry at us why we are grieving over my son. Who is Superintendent Garma? Kung ano ka ng babae. Iso kayo, Your Honor, pag-iagi siya sa mga ginagbilang pamiani, ang mga tao at mga bisita na nagawa. Siya ang superintendent ng city o... Cebu City Police Cebu City. Office at that time. Can I hear a motion, please, to invite him in this hearing? Mr. Chair, I move that we invite, what's the first name of Garma? Attorney Conte, do you know? Yes, Your Honor. The Cebu City Police Chief was Senior Superintendent Royina Garma. Rodina? Royina Garma. Babae, lalaki? Babae po. And her last known position before she retired was as Chairperson of the PCSO. Chairperson of? PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office. Really? This was, I think, 2019, Your Honor. So she's retired now? Yes, Your Honor. Royina Garma. Can I hear a motion, please? I move, Mr. Chair, that we invite retired police Senior Superintendent Royina Garma, Mr. Chair. I so move. Thank you. In a second. Move and second that we invite Senior Superintendent Royina Garma to this hearing. Any objection? No objection. Same is approved. Attorney, can you continue on, please? Yes, Your Honor. Just as context, in this one-time big-time operation, there were recorded about 16 fatalities of killings in Metro Cebu
60 fatalities in Cebu alone. In that night alone, in within 24 hours in Talisay and Cebu. And there is a statement that we found from the chief superintendent, the PRO, the Region 7 director then, Police Regional Office Director then, Chief Superintendent Debold Sinas said that the one-time big-time operations were legitimate. And now we move, Your Honor, to Luzon. Before Attorney Conti moves, Mr. Chair, the 16 persons who were killed on that day were in both Cebu City and Talisay City, is that correct? Yes, Your Honor, in Metro Cebu. Metro Cebu, okay. Metro. So, including the cities of Mandaue, Lapu-Lapu City. All the 16 were in the different cities. Yes, Your Honor, reported killings. Reported killings. And at that time, it was former PNP Chief Debold Sinas who was the Regional Director of... Of Region 7. Region yes, 7. Yeah. Okay. Mr. Chair, para isa na lang din, no? I move that we invite the Chief of Police of the City of Talisay, the City of Mandaue, and the City of Lapu-Lapu at that time, the time frame is, I think, October 4, Mr. Chair, of 2018. Para the line of questioning, isa lang din. This is similar yung incident. There's a motion. There's a second. Second, Mr. Chair. Moved and seconded. No objections. It's approved. All right. Go, Attorney Conti. With the permission of the committee, Your Honor, our next victim who will testify is Jennifer Padlan. She is the daughter of Lucas Padlan Jr., who was the 7th person killed in a one-time big-time operation by the police on the night of September 27, 2016 in Bagong Silang, Caloocan. Go ahead po. Good araw po, Your Honor. Ako po yung anak ni Lucas Padlan Senior. Malakas. Ako po yung anak ni Lucas Padlan Senior. Pangatlo po ako sa 9 na magkakapatid. Gabi po ng September 27, 2016, 11:45 ng gabi, may kumakatok po sa loob ng bahay, sa labas ng bahay namin. Nang binuksan ko po yung pinto, may apat na kalalakihan po. Mga naka-helmet, mga nakatakip pang muka. Agad po akong pinadapa nila. Sumisigaw po yung anak kong panganay. Mami, dumapa ka na lang. Pagdapa ko po ng sahig, ang tatay ko po lumabas ng kusina namin para tingnan po kami magnanay. Your Honor, yung tatlong lalaki po pumasok po sa loob ng bahay namin. Kinaladkad po yung tatay ko. Sumisigaw po yung tatay ko. Tinalong po siya ng pulis na walang suot na mask. Anong pangalan mo? Sumagot po yung tatay ko, Lucas Guillermo Padlan. Sibisigaw po siya, aray, aray. Tangihin niya siya ng tulong. Wala po kaming magawang mga anak niya. Balot po kami ng takot. Sobrang takot. Pagkaran po nun. Nakarinig na po kami ng maraming putok.
Sandali po, Your Honor. Hanggang lumabas po sila ng parang walang nangyari sa labas ng bahay namin. Saksi yung anak kong panganay na 17 anyo siya noon. Humingi po ako ng tulong sa purok namin. Pero nag-response po siya na hindi sila pwede pumunta dahil ang mga pumatay po ay nasa labas pa ng kalsada ng bahay namin. In case daw po na isugod namin sa ospital, haharangin daw po kami. O madadamay sila. Naya ako na lang po habang umuungol yung tatay ko nang may parang may gustong sabihin. Hanggang sa unti-unti siya nang wala na nang hininga. Lang sandali po may pumunta sa aming pulis kasama ng tiyuhin ko. Dalawang pulis po. Sabi po nung pulis, pagkasalita niya, yung anak ko, nag-hysterical yung anak kong 17 anos. Hinihingan kami ng statement. Ang bigat lang po sa loob kasi na sobrang nakakagalit yung pulis na ramisponde sa amin. Isa po siya sa pumatay sa tatay ko. Nagpapalaw ng iyak yung anak ko. Pakiulit ho. Nakasipit lang po ako nila yung bata. Inilipat ko sa kabilang bahay ng kapatid ko. Kasi pakiulit po yung pulis na nag-responde sa inyo. Ang siya pumatay sa anak nyo. Pumatay po sa tatay ko. Isa po siya doon kasi wala po siyang mask. Yung... Mr. Chair, can I ask questions, Mr. Chair? Go ahead. Ms. Padlan, ikaw ba yung bumukas ng door pagpasok ng mga police? Opo. So, nakita mo, you described na naka-helmet yung tatlo? Pito po sila. Pito? Yung apat lang po ang pumasok sa loob apat ng bahay. Apat na pumasok. Okay, sa apat na pumasok, naka-helmet ba? Naka-mask? Naka-bonnet? O naka-mask ano? Po. Naka-mask? Lahat? Yung naiwan po sa labas, naka-helmet po yung tatlong lalaki. Okay. Yung apat lang na pumasok po, nakilala niyo ba? Ano? Ang namukaan niyo? Namukaan po namin ang anak ko. Ah? Lalit po yung anak kong 17 anyos na tinutukoy niya po talaga kasi yung position po ng higa ng dapa namin is kaliwaan. Doon po ang ulo ko sa paanan niya, siya naman dito sa may paanan ko. Ang way po ng pagkusina namin, pababa, so kitang-kita niya, yung papunta ng kusina. Siya po ang nakasaksi kung paano kinaladkad yung papa ko. Tanaw niyo na po yung lababo ng kusina namin doon pag dito po siya nakaharap. So siya po yung nakapag-identify sa isa na pumatay na siya din po yung pumunta at nag-investiga. Sabi sa akin nung anak ko, Mami, pakinggan mo kasi yung boses. Doon na po ako natakot nung nagsasalita sa akin yung pulis at nangangatog na kami sa takot. Nilayo ko na lang yung anak ko para sa safe nung anak kong lalaki. Okay, danapa. Yung nung nagsasalita po yung pulis na nag-investiga, na recognize niyo ba yung boses? Opo. And was it the same person as the person na pumasok earlier? Opo. Okay. Pero yung anak niyo ay nakilala, namukha talaga. Na-identify niya po talaga. Na-identify niya. Umpisa pa lang, pagdating pa lang ng pulis na yun. Tanong lang po, how long after nung binaril yung tatay niyo, bumalik yung nag-investiga? Mga ilang oras, minuto? Or... Ano lang po siguro, ay, hindi ko po matandaan, mga 30 minutes, ganun lang po. 30 minutes. Hindi man lang... Kasama po siya ng tiyuhin po eh. Okay, kasama na ng tiyuhin mo. Opo, kasi nag-text na po kami, nanghihi kami ng mga tulong para maisugod namin sa ospital yung papa kasi naghihingalo pa siya. Nakuha niyo ba yung pangalan ng pulis na yun? Ano lang po ang pangalan sa amin nasabi? Arongga. Alongga? Arongga po. Arongga. Siya po ang pinaka-leader ng tukhang doon po sa amin. Anong place to? I'm sorry? Phase 9 po. Nang ano po? Nang anong city? Bagong Silang. Bagong Silang. Caloocan. Caloocan. And kailan to nangyari? September 27.
September 27. 2016. Sir, hindi ko po makakalimutan ang mukha niya. Sa dami niya pong ginawa sa lugar namin. Hindi lang po ako, marami po kami. Doon po sila nag... Kumbaga, nagputa sa may... Dati kung ano yun eh, dating... Tawag na ito, dating parang ano, barangay. Dito po sa may harap ng Genesis. Doon po nila dinadala yung mga nakuhuli nilang mga involved sa drugs. May mga nakatambay. Doon po nila tinotorture. To be fair lang din po, yung tatay niyo, was he in the list of siguro sa listahan ng mga gumagamit ba or nagbebenta ng po. Drugs? Ano? No po. Hindi po. Sa pagkaalam niyo? Pagkakaalam ko po, nagkamali sila ng bahay na pinasok kasi may pangalan silang hinahanap. Ma-remember mo ba anong pangalan yung hinahanap? May hinahanap po silang pangalan na Pilo. Sabi ko, sir, wala pong Pilong nakatira dito. And that's not the nickname of your hindi dad po. Naman? Hindi. Talaga ang pangalan nun. Okay, ikaw yung nag-open ng door, no? Opo. Nung kumalak sila. So, may pinakita bang warrant? Or... Yung nga po, ginaano ko. Wala po silang pinakita sa akin kasi... Nagpakilala bang pulis pagpasok? Hindi po. Wala, anong sinabi po? Pag bukas mo ng door, example, anong nangyari? Nagsisigaw po ko. Tinutukan niya po ko ng baril. So, tinutukan niya na? Pagbukas mo pa lang. Kasi po, yung bahay namin, bago ka tumatok ng pintuan, terrace po muna. Ibig sabihin, pumanik yung tao. Kaya nagagalit po kung nagbukas ako ng pinto. Okay. Puro nakamask sila, sabi mo. Po, pero yung pumasok na po, nagulat po ako ng pagpasok ng... Walang mas nasabi ng anak ko, yun po ang kumaladkad sa papa ko. Na-identify ko yung boses, nakita siya ng anak ko. Pagdating ng pulis, na-identify ko yung mukha niya dahil po sa anak ko. Pinatotohanan po ng anak ko na, Mami, yan yun. Pakinggan mo yung boses, hindi ko makalimutan mukha niyan. Hindi man lang nag-change ng suot or something? Hindi po, mga naka-uniform na po yung dumating. So, naka-uniform na nang dumating. Pero pagpasok ng bahay, yung apat nakita mo, walang uniform? Wala po. Yung apat na nasa labas, sabi mo, may pito sila or something like that, no? Mga ano po? Naka-uniform ba? Wala. Wala po. Mga naka-helmet po yung nasa labas. Naka-helmet? Opo. Pero yung mga pumasok, walang helmet? Thank you, Mr. Chair. Yung mga naka-uniform, meron pangalan yan eh. Mga nameplate dito, wala kayo nakita? Wala po. Kasi nung time po na yun na iniimbestigahan po yung pagpatay sa tatay ko. Ano hawak nila mga baril? Yung nasa labas po, mahaba. Pero yung tinutok po sa akin, maliit lang po yun eh. So, makikilala nyo yung pulis na tumuto ng baril sa inyo? Hindi po. Kasi po, ano po siya, nakatakip po yung mukha niya. Ah, nakatakip. Sino po yung baril na pumatay na sabi nyo, walang takip? Po yung pumatay, bumaril sa papa ko. Makikilala niyo yun? Makikilala ko yun, sir. Hindi ko makakalimutan mukha niya. Ang pangalan po niya ay? Arongga po. Arongga. Arongga po ang apelido niya. Oo. Alam niyo po ba kung saan ngayon yung Arongga o hindi na? Opo, may idea, sir. Okay. Alam po ba ng barangay ninyo ang nangyari? Opo. Ano po ang ginawa ng barangay chairman? Hindi naman po sa amin nag-response eh. Wala nga po kami malapitan ng mga araw na yun. O nilapitan niyo ang barangay chairman? Wala po. Hindi na po kami nakalapit dun. Kasi nga hindi po, na kayo nakalapit sa barangay chairman? Po. Kay Purok nga lang po. Hindi na sa amin tumulong eh. Unang-una po kami lumapit kay Purok. Hindi niya kami tinulungan. Kasi, my colleagues, bagong silang yung Caloocan is the biggest barangay in the whole country. Anong purok kayo? Ano po? Ano po purok? Yung purok po namin? Oo. Si Gapud. Ano pangalan? Purok Gapud. Purok Gapus. Ano po ang pinaka-barangay official dyan? Barangay 176 po. Sino po yung barangay official na humahawak ng purok Gapus? Pa yung sa purok.
Do you think we should call on the former barangay official on this? Yung Arongga. Attorney Arongga, Quanti, we should. Do you have information on that Arongga person? That No, Your Honor. Unfortunately, the police report does not reflect the name of Arongga. We have to look back into the report, Your Honor. We will submit. Is there a police officer with the family name Arongga or known as Arongga in the community? No, Your Honor. We have tried to research. There is a website called www.whowasincommand where we could search for names of victims if there is open source information about the killings. Unfortunately, his name does not appear there. In her case also, we have not been able to build up or to sit properly regarding the evidence because, well, on one hand, she has very little information. And on the other, she is dealing with family circumstances, including trauma on the part of her child. But did you ask questions with the police station ba of Caloocan, whether there is a police officer who was serving that area in that particular time with the name Arongga? Your Honor, we were only able to meet Jennifer around 2018. I'm sorry, you were? We were only able to meet Jennifer in 2018. Yeah. Thereabouts when she joined Rise Up. Hmm. And so when we tried to ask around, we believe that the police officers had already been reassigned. Yeah, but the wouldn't incident, they have records of who served during that particular time? Meron yan. Diba, Colonel Busita? May listahan yan kung sino yung mga officers so in this particular time sa isang station? Yes po, but yes, if you're not doing a quote-unquote proper investigation, the police won't be providing this information. And this was also the time that there was an informal policy that all information as regards drugs or drug-related killings would have to be cleared with CRAME. So we also asked the assistance of journalists. They have been so far unable to yield any information about Arongga and other circumstances. In that case, Mr. Chair, can we request the CRAME, Mr. Chair, to provide us with a list of police officers who were detailed at what city is that? Caloocan City? Caloocan City. Silang. From the period... Barangay 176, Your Honor. Buong Caloocan na okay. Police na. Anong period? Anong araw? For the month of September 2016, Your September 2016, Mr. Chair. So that we could determine for ourselves whether or not a person in that with that family name was actually serving the police station or police. Are you making it a motion or? Yes, Mr. Chair, I'm making it a motion. Is there a second? Moving seconded. Then it's approved. Mr. Chair. Yes, Councilor Busita. Mr. Chair, kanina po nabanggit ni Attorney Conti. Your attention, please. May nabanggit, Mr. Chair, si Attorney Conti yung sakleyo, one time, big time. Saan po ninyo nalaman yung terms na yun? Congressman, in the police reports, actually, it is reflected that these sakleyo operations are conducted. And then, colloquially on the ground, parang tinatranslate po as one time, big time. Yes. The police term is sakleyo. The do you know, word do you on know the ground is one time, big yes. time. Do you know the meaning of sakleyo? Yes po. Simultaneous anti-criminality and law enforcement operations, if we believe so. Thank you, Mr. Chair. By the way, may nalimutan ako, Mr. Chair. May idea po ba kayo kung anong ibig sabihin ng one time, big time? From what we understand, the police mean it to say it to mean that there are many who have been arrested in one night or in one period. And so it's a one-time either operation or one-time simultaneous operations where they net a large number of either arrested or killed. We were actually intrigued as to this term after the incident of Kian de los Santos. Previously po kasi yung mga sakleyo na familiar kami as human rights lawyers,
were different eh. Later pa nga yung Bloody Sunday operations na simultaneous operations. Pero yung sa Cleo in the context, dati kasi parang checkpoint, Your Honor, there would be several checkpoints set up in a particular area and that would be their operation for the night. But in the context of the drug war, it became several either simultaneous or successive police operations with the same team operating in a particular area. And that is very peculiar actually to Caloocan with what happened in Kian. And if I may put in context as well, we have the other case that was already decided, yung conviction po. That case also occurred in September 2016, September 15, 2016. And after the killing or before na, you know, of Luis and Gabriel Lois Bonifacio, another person was killed in the same alley. All these three deceased were brought to the same hospital. And so that's what we think of a sakleo or a one-time big-time operation. Medyo small time po yun kasi tatlo lang yung namatay. In her case, there were seven in that night po. Okay, Mr. Chair, Attorney Conte, do you think ini-implement pa rin nila ngayon ito, sakleo? Yes po. Sakleo is, I would say a legitimate police practice to have simultaneous anti-criminality operations as long as supported by evidence. Most importantly, probable cause. And that is what we have found lacking in these operations. Probable cause meaning, do you have, probable cause to enter a house. You would have either a search warrant to enter a house and arrest someone, an arrest warrant, or even probable cause that this person is committing a crime at that point. In the cases that we have that's observed. That's the proper procedure. They must have yes, an arrest warrant. Kahit po simultaneous, kahit pa sabay-sabay o kung ano man, basta po may probable cause. Pero doon kay Ms. Padlan. Reasonable cause. Ms. Padlan, may pagkakataon pa eh. May pagkakataon pa na ipakita ang arrest warrant sapagkat nag-usap pa kayo, di ba? Po. Nag-usap pa kayo ng pulis? Nag-usap po kami ng pulis. Pag kinakausap po ako ng pulis, oh. Hindi ko po siya na-entertain dahil yung anak ko na po yung nag-hysterical okay. Po yung anak kong pumatay. Pangalan. Yung pumatay po. Sa... Sino po pinatay? Yung tatay ko po. Yung tatay mo. Pero nagkaroon pa ng pagkakataon na pwede niyang ipresent ang warrant of arrest. Wala po sa amin. O bigla na lang binaril. Pumasok pa po ng bahay namin. Pumasok ng bahay ninyo. Kinaladkad po yung tatay ko papuntang kusina. Saka po tinanong yung pangalan niya. Saka, pumasok ng bahay ninyo doon sa kusina, binaril. Nilagay po siya sa ilalim ng lababo. Saka po siya binaril. Naghihiyaw pa po ng sakit. Yung po ba tatay ninyo ay tumakbo o ano? Kinaladkad nga po nila yung tatay ko papuntang kusina. Isinilid sa ilalim ng lababo. Doon po yung pinagbabaril. Kasi pero wala pong kaso ang tatay ninyo sa barangay o sa pulis? Wala po. Dati nga po siyang task force sa barangay. Ah, gano'n. Ano ang trabaho ng tatay niyo? Ano po sila sa barangay? Task force po sila. Ah, task force ng barangay. Eh, kumumatanda na po siya. Ilan taon na po siya? 62 po siya nung nangyari yung ilan taon po? 62 po yung nangyari yung pagkamatay. 62. 62? Opo. Ay, good. Salamat po. Attorney Conte, go ahead and call another Mr. Chair. Victim. Sir Chair, can I ask questions? Yes, go ahead, Congresswoman De Castro. Masakit talaga First of all, I'd like to acknowledge the presence of our Vice Chairperson, Congressman Alonto. Yan. May I continue, Mr. Chair? So talagang masakit sa dibdib no, habang binabalikan yung mga pangyayari doon sa naganap na patayan, Mr. Chair. So, ito po talaga katulad doon sa isa nating nagtestigo nung last time, Mr. Chair, taga Bagong Silang din. Si Ma'am Jane Lee, no? Parang Bagong Silang, parehas kayo. So that time, parang yung area ng Bagong Silang, parang kinakategorize yun na parang ano no, tama ba? Kung tama ba, Jennifer, parang opo. Kumbaga, killing fields, di ba? Maraming mga nahuhuli, opo. Maraming mga
nakukulong or pinagbibintang ang mga addict. Tama ba, Jennifer? Opo. Okay. So, yung time na yon, so, Jennifer, si tatay lang ba mo, sa tatay lang ba yung napatay that time, September 27, 2016? Opo. So, pero itong well, kasi si Jane kasi, no, sabi niya, silangan daw yon. So, sa pagkakaalam mo, Jennifer, anong time meron talaga doon na talagang parang katulad nung sa Cebu, no, one time, big time, na o sunod-sunod lang. Ito, kasi yung pinatay yung tatay mo, 2016. So, naalala mo ba kung ano pa yung mga time na may naalala ka ba na may sunod-sunod na patayan doon sa lugar? Sa lugar po namin, wala pong oras. Oras po nang binaba ni Duterte yung utos na pagpatay sa mga taong malang kalaban-laban. O doon sa... Noong nag-declare siya ng war on drugs. Pagkaupo pa lang po niya. Ang kaluokan po, wala pong oras, naririnig namin balita. So, ang ibig sabihin, Mr. Chair, halos araw-araw mula nung diniklara. So, halos maubos ang kalalakihan, karamihan minor. Okay, so bago silang din po yun, PlayStation. Halos araw-araw doon sa... Pakiusip nga po yung sinabi nyo, nung pagkaupo ng former president, nagsimula na ang patayan. Opo. Araw-araw. Nagutos po siya ng tatlong buwan. Nagbaba po siya ng utos na tatlong buwan. Kaya niya pong alisin ng... Tama po ba ako? At maliban sa inyong tatay na 62 years old, ang ibang pinatay ay mga minor de edad. Karamihan po, minor po sa amin. Kumakain lang po ng lugaw, binaril na yung mga bata, nagsimba lang po. Marami po magpapatotoo, mas marami pa po kami. So talagang ano, Mr. Chair, no? Kakilakilabot talaga, no? Nung pero panahon na... Pero wala dito, no? Oo. Sir Chair. Si Ma'am Rubilin, Mr. Chair. Naririto rin po yung ibang pamilya ng Bagong Silang na kung saan ay napas lang din po nung panahon ng 2016. Dito po si Nanay Emily kasama yung kanyang anak, yung pito, December 2016. Sino po sila? Pakilala si nga po. Nanay Emily po. Ang napatay po eh anak nyo. Opo, 7 masakit po. Tatlo. Ilang po taon po siya? 15 years old. Opo. Isa lang po anak nyo? Isa lang po, pero pito po sila yung mga pinagbabaril po doon. Pito ang pinagbabaril. Na minor de edad. Tatlo po yung minor, isa pong buntis, tapos yung family. Sige po, magsirata po kayo. December 28, 2016, sinabi ni Duterte na eto na daw po yung huling Pasko ng mga adik. Masakit po kasi sa akin na yung nangyari sa anak ko, eh hindi naman po adik. Sinabi po ng mga pulis, collateral damage yung nangyari sa anak ko. Bilang isang nanay na nangarap na magkaroon ng malaking pamilya kasi ang anak ko po ay Siam. Palima po yung si Angelito. Nag-aaral po siya sa second year high school. Hindi po siya adik. Hindi po. Look, kasi po yung... Ang adik po, hindi dapat hinuhuli yan eh. Hindi dapat pinapatay yan. Yan po dapat nire-rehabilitate. Kaya nga po kami nandito para sabihin po yung mga nangyayari sa Bagong Silang Kalookan. Ako po yung magpapatunay na magmula po nung bago po umupo si Presidente Duterte na tuloy-tuloy na po yung mga patayan. Isa po kasi ako nung panahon na yun ay barangay tanod dahil gusto kong protektahan yung pamilya ko dahil aaminin ko po na marami pong gumagamit ng droga sa Bagong Silang. Lagana po hanggang ngayon. Kaya masakit po sa akin na yung anak ko hindi adik. Lagi kong pinaglalaban yan. Na dapat po ay hindi pinapatay. Dapat po dinadaan po sa tamang proseso. Hulihin, gamutin, hindi po dapat patayin. Kaya nga kami nanditong mga nanay para ihingi po namin ng hustisya ang mga mahal namin sa buhay. Kasi po napakasakit po eh. Nangarap po ko na mga anak ko kahit mahirap lang po kami. Mapalaki ko po sila ng maayos.
Kaya yung bagong silang po, nagpapatuloy po yung mga pagtatayan hanggang ngayon. Salamat po. Go ahead, may Lita. Nandito rin po si Nanay Merly Fernandez ng Bagong Silang. Nanay Merly. Sige po. Ako po si Merly Fernandez, taga Bagong Silang. Noong 2016 po, isasalaysay ko. Kailapit yung mikropono. Isasalaysay ko po yung dinanas ko sa aking asawa at anak. Yung anak ko po, nag-tricycle lang po kasi yung asawa niya, ng anak ng panganay na matay. Ngayon, ang ginawa ng anak ko, pinagpatuloy siya ng pag-aaral, yung manugang ko. Kaya pag dumating yung manugang ko na yan, sumasama yan sa biyahe doon sa anak ko, sa tricycle. Noong bandang huli po, mga alas 8 ng gabi, kasi po, sinusubaybayan nila yung Encantadia na palabas noon, noong 2016, October 4. Umuwi yung anak ko at saka yung manugang ko. Tumabi yung anak ko sa tabi ko kasi nanonood po ako ng TV. Yung manugang ko, sabi ng anak ko, Le, prituhin mo na yung hotdog kasi kakain na tayo ng hapunan. Maya-maya po, may pumasok na dalawang mama. Nakabit-bit na po yung 45 nila. Pero nakabunit. Hindi ko po kilala. Sir, bakit po? Sabi ko nga, anong problema po, sir? Sabi ko ganon. Hindi sumasagot. Ilan kayo rito sa loob ng bahay na to? Sir, ako kami lang. Pumasok pa ng kwarto namin yung nakabunit na yun. Sir, wala na kaming kasama dyan. Sabi ko. Ngayon, yung anak ko, nga nalalaki, yung tumabi sa akin, kinuha niya ngayon. Bakit sir? Sabi gano'n ng anak ko. Naghahanap buhay ako sir ng matino. Dahil pinapaaral ko po yung asawa ko. Sabi ng anak ko. Masakit isipin. Kahit ilang taon na ngayon pero masakit sa dibdib. Sabi ng anak ko sa kanya sir. Naghahanap buhay ako sir ng matino. Wala akong bisyo, kahit sigarilyo, hindi ako naninigarilyo. Sabi ng anak ko si Vicely Fernandez. Lumuhod pa yun, sir, sa kanilang harapan, yung anak ko. Kahit iikot nyo, sir, ako dito sa buong Bagong Silang, wala kayong malalaman sa akin na ako may mga kaso-kaso dito. Sabi ng anak ko na yun. 20 years old pa lang yun. Ilang taon po? 20 po. Di pinadapa na yung anak ko. Halos ako nagmamakaawa sa kanila. Maawa kayo sir sa anak ko. Sabi ko naghahanap buhay ng matino yan. Hindi yan barumbadong anak. Sabi kong ganun. Kahit ikutin nyo yung Bagong Silang dito. Wala kayong malalaman na may mga atraso yan. Sabi ko sa kanila. Pinadapa nila yung anak ko dun sa pinakapinto ng kusina namin. Yung anak kong babae na bunso, bumangon. Sabi ng anak kong bunso, first year college pa lang yun. Mama, sabi niya sa akin, bakit hindi mo gisingin si daddy? Kasi ang asawa ko, alas 5:30 pa lang ng hapon, sir, kumakain na yun. Kasi may sakit niya ng hika, kalalabas lang ng ospital. Naglaba pa ng maghapon yung asawa ko na yun. Tapos sabi sa akin ng asawa ko, Mami, kakain na ako. Kasi mamaya, kasi ano nga yun, Sir, tanod. Kakain na ako, mamaya gigising na naman ako ng alas 9, magro-robing na naman kami. Sabi ng asawa ko, di natulog na yun, Sir. Ngayon, nung pinadapa yung anak ko, pinuntan ko siya kasi may sarili siyang kwarto. Sabi ko, daddy, sabi ko, halika muna. Sabi kong ganon. Ginanon ko ng pa ako. Kasi ano, parang mahimatay na ako sa sobrang nervyos. Bakit? Sabi sa akin. Basta sabi ko, halika muna kasi may pumasok ditong dalawang mama na kamas. May 45 na bigpit. Sabi ko sa asawa ko, di. Sumunod naman yung asawa ko.
pagsunod ng asawa ko, pagtapat sa pinto, kasi nandoon yung nakamasa, may tapat ng pinto namin, tanong ng mister ko sa kanila, bakit sir? Yun ang tanong, wala na akong ibang narinig dun sa sinabi ng asawa ko. Ang ginawa nung nakamas na yung tino, hinawakan siya dito sa leeg at ginanon. Sir, sabi ko, wag naman, kalalabas lang ng ospital yan, sabi kong ganon. Pagkatumba ng mister ko, basta na lang pinutukan. Wala na akong choice, eh. Pinutukan na nila eh. Ay, yung mga apo ko natutulog dyan, kasi sa salas lang kami natutulog, yun yung mga apo ko eh. Tapos yung anak kong si Wesley, nilingon na lang niya ginanon at binarel. Pati yung anak kong, ay yung apo kong video ano na, 10 years old, muntik pa na tamaan, maigi lumihis lang yung bala sa pagbaril niya sa mister ko. Lumihis ang bala, kaya sabi ko, Lord, binigyan mo pa ako kami ng kaunting konsa apo ko, sabi ko ganun sa kanila. Kasi sabi ko, wala naman kaming kasalanan, bakit ginagawa nila ito? Sabi ko sa kanila. Tapos pagkabaril nila doon sa asawa at anak ko, para na lang umalis sila, walang pakialam kung ano nangyari sa amin. Dahil nagtakbuhan yun sa amin, yung mga kapitbahay namin. Lalo yung kaibigan ng anak ko, sabi niya, hala, sabi nila sa akin, si Bongbong ito, sabi niya, dibinuhat nila yung anak ko, dinala, tinakbo nila sa ospital. Sabi naman doon sa tindahan na binila nila ng ano na yun, sitsiryang malaki, habang nanonood kasi, kumakain ng sitsirya yun. Hala, sabi niya, nung kabibili lang ni Bongbong dito ng ano, sitsirya, ayan na, binaril. Sabi, anong bakit, anong dahilan? Pati yung kaibigan ng mister ko na sa City Hall din nagtatrabaho. Hala, sabi nga nun, si pare, kanina ang saya-saya ng kwentuhan namin. Bakit binaril nila, wala namang kasalanan at mabait yung tao na yan. Yan ang ano nila sa akin. Yung anak ko, habang itinatakbo nila sa ospital yon, yung kaibigan niya na nagbuhat sa kanya, nagsasalita pero ano na. Hindi nyo nakilala kung sino bumaril. Hindi ko po. Naka-bonnet. Pinaniniwala po kayo na ang bumaril pulis? Hindi ko sila masabi kasi naka- Hindi nyo rin masabi? Oo, pero makinis siya, makisig ang katawan, at yung buhok niya, ano, maikti lang. Yung naka-bonnet, hindi ko talaga mamukhaan yung naka-bonnet. Maliit lang na tao. Ilan po sila? Dalawa? Dalawa, pero sa labas marami sila. Ano po ang baril na ginamit? 45? Sabi nung anak ko, nung tinatakbo nila sa ospital, sir, sabi nga nung anak ko, bakit ako pa? Wala akong kasalanan. Sabi ng anak ko, kinukwento nila sa akin nung dumating. Nay, sabi nga nung ni Bongbong, ni Wesley, bakit daw siya pa? Naintindihan ko yung sinasabi niya eh. Kasi on, ano na eh, putol-putol na yung pagsasalita niya eh. Bakit daw siya pa? Wala siyang kasalanan, matino siyang tao. Yun ang salita ng anak ko. Hanggang ngayon, kinabukasan noon, sir, nakadyaryo pa yung dalawa, yung mag-ama ko. Binigay sa akin ng kapitbahay namin sa kabilang patwok. Mail, sabi sa akin, bakit nakadyaryo dito si pare at saka si Bongbong na ano daw, pinatay daw ng vigilante. Vigilante, ayaw nang vigilante, sabi ko. Basta vigilante kay ano daw sangkot sa duga. Kasi nakikita nila yung mister ko kasi pag nandiyan sa bahay, lahat ng mga gumagamit ng duga, pinangangaralan niya yan. Yun pang anak ko na yung si Wesley, ang nagsasalita doon sa daddy niya na, daddy, pangaral ka ng pangaral, hindi ka naman pinapakinggan. Sabi ng anak ko, hindi naman tayo daddy ang mamamatay. Oo nga, hindi tayo, sabi ng asawa ko, kaso lang, siyempre tutulungan natin sila, baka ligaw na landas. Sabi gano'n ng asawa ko sa kanila, yun pala sila ang mamatay. Yun ang masakit sa akin, sila pala ang namatay. Hanggang doon na lang ang kwento ko sa inyo. Akala niyo pag nagigising ako sa madaling araw, kahit alas 12 ng gabi, babangon ako kasi parang mapuputulan ako ng hininga. Hindi ko kasi kaya.
Mr. Chair, tanongin ko lang si nanay, may sinabi ba yung mga pumatay? Wala po si Ula. Wala silang sinabi. Basta bigla na lang silang pumasok sa bahay. Meron po bang warrant na nung pumasok sa bahay ninyo, may warrant na dala? May pinakita? May kahit ano? Dire-diretso lang patay? Dire-diretso lang sila. Pagkatapos po nun, Nay, ano pong ginawa ninyo pagkatapos nung... Hindi ko na mamalam kasi nawala na ako ng malay. Sila na ang nag-ano sa asawa ko at anak ko kasi hindi ko na malayan kung ano nangyari sa akin. Tinakbo pala nila sa ospital. Yun nga, pagdating ng nagdala sa ospital nung ano ko, anak ko, yun ang kinukwento nila sa akin. Pero yung asawa ko, agad-agad na namatay agad yun kasi may sakit pang ang hika yun. Kalalabas lang ng ospital. Sino pong nagreklamo after nun? Meron po bang nagpunta sa stasyon? Wala, ma'am. Wala na? So, walang naging investigasyon doon sa... Wala, ma'am. Sa case ng... Noong kinukuha lang namin yung police report, ayaw nila kaming bigyan ng police report. May tumulong sa amin. Sabi ko, anong gagawin niyo sa police report? Sabi ko, hihingi lang kami ng tulong. Kay dalawa ka ko yung patay ko. Sabi ko, gano'n. Saan ako kukuha ng pang-living? Sabi ko, kaya binigay din nila yun. Pero inabot kami kalahating araw. Inabot kami ng gabi. Yung police report na yan na hiningi ko sa kanila. So, wala pong police report? Wala po. Nakakuha rin kami ng police report. Nakakuha rin kayo ng police report. Hawak po ninyo. Hawak po ninyo yung police report. Isabihin nyo sa amin ang police report na nais ayon makita, ha? Opo. At sino po nakalagay na police doon? Nakapirma? Wala na ako sa ano. Takot na sir ako. Marinig lang sir ako ng ikot ng motor na mabibilis. Andyan na ako, nangangatog na ako. Ang ginagawa ko sir noong kasalukuyan na namatay yung asawa ko at anak ko, yung lahat ng damit namin linagay ko sa sako, inangkas-angkas ko yan. Andyan kami sa tabi, natutulog. Kasi sabi ko, pag nirat-rat tayo, bamangga dun sa damit. Kailan po nangyari yan? 2016, October. Wala po noong 2016 hanggang ngayon taon na ito. Ay nag-i-struggle kayo dahil sa nangyari. Hindi kayo matahimik. Sabi ko nga, mamatay lang siguro ako. Nasa puso ko pa rin yung mga anak ko ngayon. Kasi maigi kong barumbado yung anak ko, napakabait. Okay, can I continue, Mr. Chair? Okay. Kanina, ang tanong ko kanina, yung sa mga, sa grupo ng bagong silang na mga kamag-anak o biktima ng pamamaril, pamamaslang. So, tanong siguro sa ating mga, ano no, sa mga nagsalita dun sa bagong silang, bago pa po magkaroon ng war on drugs si Presidente Duterte, kasi sinabi kanina ni Ma'am Emily, na may mga nagaganap ng patayan. Tama ba yon? Bago pa si Duterte, may mga nagaganap ng patayan. Nung umupo na si Duterte, nagkaroon na ng sunod-sunod na patayan sa bagong silang. Opo, sunod-sunod po. May tatlo, may apat. Gabi-gabi. Gabi-gabi po. So araw-araw yun na nagkakaroon ng ganong operation. Walang gabi. Tuloy-tuloy yung haba sa mga pagpasok sa loob ng bahay, mga pagpatay tuloy-tuloy po. Okay, so gusto ko lang anuhin dito, Mr. Chair, no? So paano nyo i-compare yung nangyaring, kasi ang sabi nyo kanina, hindi nyo naman pinagkakaila, di ba, yung bagong silang na yan ay talagang maraming mga nagdodroga, tama po ba? Dala pero hindi naman siguro pinapatay, hinuhuli.
Tama ba nung panahon ni Duterte? Panahon o may pinapatay din? Panahon po ni Duterte, talagang pong kinakatok po nila yung bahay. Surrendery nung una. Tapos okay. Pag nag-surrender po, patay. Okay. Pero paano naman po noon bago magkaroon ng ano? Tahimik po, wala naman pong patayan na nagaganap. Karamihan lang po naririnig namin kasi dala ng kahirapan sa lugar, dahil state probinsya po, karamihan lang po doon mga holdupper. Okay, so noong panahon ni Duterte, panahon po ni Duterte, yung tokhang yun po, na yung nangyayari doon sa lugar. Po ang mga pagpatay. Okay, kakatok, tapos papasukin yung bahay. Ah, dito kasi, Mr. Chair, nakikita natin ang pattern dito, no? Parang ang target dito, mga kalalakihan talaga, no? Sa mga nagsalita po, mga anak, asawa, ang mga biktima, at tatay, ang mga biktima. At nakita ko dito, Mr. Chair, doon sa mga testimony, na hindi naman sila, ano, wala silang listahan. Or nasa listahan ba sila ng ano, drug list? Parang sinabi niya naman, wala. Diba? Sinasabi kanina ni Jennifer, ni Nanay Fernandez, tsaka syempre si Emily, so wala namang record. Jacket na nagkaano siya. Okay. Mas. So, nakikita natin talaga dito, Mr. Chair, no? Pinapasok ang bahay, tinatarget ang lalaki na pinapatay, pinapalabas yung kaanak. So ganun yung modus nung ano no nakikita natin yung modus na ginagawa. May idea po ba kayo? Tama ba Emily, sabi mo parang tatlong pinapatay araw-araw o mas marami pa doon? May marami pa po lalo na po yung sa amin 7 massacre. Kumbaga sa ano, yun yung sinasabi rin nila na tuwan-tuwa si Presidente Duterte no na mamatay ang adik na napakarami, tuwan-tuwa siya, mas gusto niya pa yung higit. Yun yung po yung binabanggit ni attorney na one time, big time. Yun po yung sa Bulacan nangyari. Ah, okay. Emily, ulitin ko lang, no? Yung kaso mo, ang pinatay ay... Anak po. Anak mo yung pinatay na minor de edad. May edad po, 15 years 15 old. Years old. Tapos may kasama rin siya, isang 15, isang 16. Na pinatay? Opo. Doon sa isang lugar? Sa isang bahay. Tapos sa kabila, yung magbiyana na, yung isa ay buntis, na nakaupo lang. Tapos yung isa na nakahiga na yung nanay, yung pamilya nung kung saan naganap yung patayan. Yun po yung mga nangyari kasi hindi ko po makakalimutan nung hinarang po ako ng mga pulis na ayaw po akong papasukin dun sa loob. Hindi, yung anak mo, kasama nung other minor, magkakasama sa isang bahay. Opo, nagsasayawan po kasi sila noon. Dahil naka anong araw po sila nakapindot po sa four-piece. Kaya sabi ng pamilya, okay. Pinatawag yung mga kabataan na punta kayo rito kasi magpapakain ako. Mm-mm. Kaya nung mangyari na... Meron po bang nakitang drugs doon sa kanila, sa ayawan? Meron po drugs. Ang nakita lang po doon yung garapon, pero hindi po doon sa crime scene, doon po sa kabilang bahay. Bali, pinabuksan ko po doon sa... Oh. Naniniwala kayong hindi ho drug addict? Hindi po. Kasi nung pinapagamit po siya ng isa doon sa namatay, pinapagamit po siya ng marijuana, binugbog po yung anak ko kasi ayaw maggumamit. Tinutuwa I'd like to ask Tony Conti and Ms. Litao, do you believe na the former president should be responsible for this? Opo. Naniniwala po kami batay po doon sa... kasi nung nangyari na nakapunta po kami sa bagong silang actually po nung December 28, 2016. Yun po yung unang pagpunta ng Rise Up doon sa kanilang lugar. And do you believe we must be held accountable today? Naniniwala po kami na dahil sa polisiya ng War on Drugs o tokhang ng dating Pangulong Duterte, kaya po naganap itong maraming pagpaslan. We have informed. We may inform the former president of this hearing. So he knows, no? I would be, to my colleagues here, I would even suggest that later on, we should invite the former president. And kayo po ba, handa kayong humarap sa former president? Pag inibitahan natin, handa kayong humarap? All right. Okay.
Mr. Chair? Well, we inform him today, no? Them, no? Of this hearing, di ba? Okay, and this is a third hearing. So in the fourth hearing, I'll be inviting Senator Bato de la Rosa and former President to come and listen to your testimony kung handa kayo na to face him on that. Handa po ba kayo? Okay, so, Comsec, we're going to invite Senator Bato now. Mr. President. And the former President. Sorry. Mr. Chair. Sorry. For the next hearing. Can I hear a motion to that, please? To that effect. Mr. Chair, a motion to invite, Mr. Chair, the former President, Rodrigo Duterte, and of course, Bato, Senator Bato de la Rosa, para po sa pagsagot dito sa mga issues na ina-allege, no, sa mga issues na inihahapag ng mga EJK victims and their families. Okay. Second the motion, Mr. Chair. There is a motion to invite the former President in the next hearing after tomorrow and Senator de la Rosa. Okay? Mr. Chair. And there is a second, so if there's no objection. No objection, same as approved. Mr. Chair, i-conclude ko lang, no. Mr. Chair, before po doon sa before proceeding to the questioning, Mr. Chair. Kasi nandun na tayo sa pag-invite, ano. Mr. Chair, baka din ma-fortify pa natin kung ano talaga yung nangyayari sa war on drugs. Kung Mr. Chair, since mga victims yung nandito, baka meron pang isa, for example, si dating Senator Laila De Lima, para maging resource person din natin kaugnay sa war on drugs, since she is one of the, diba, matindi din yung kanyang hinarap nung nakaraan. Siguro if the body will, will Roy, you're also approve. Making a motion to that? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I would like to make a motion to invite as resource person, former Senator Laila De Lima in this chamber, Mr. Chair. Is there any second? Second, Mr. Chair. Moving seconded that Senator De Lima should be invited. No objection. Same is approved. Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, go ahead. So first, because we already introduced Senator De Lima, may I also bring to the attention of the body that Senator De Lima actually authored a Senate resolution to investigate the one-time big time in Cebu. This is Senate Resolution Number 915, filed October 10, 2018. And I do not know what is the status of this resolution, but perhaps their committee in the Senate would have further information about this. It is a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry into the state in the spate of killings during police operations in Metro Cebu, and it covers the one-time big-time operations as indicated. The author would be Senator Laila De Lima, Paolo Benigno Aquino, Risa IV, Risa Ontiveros, Francis Kiko Pangilinan, Antonio Sonny Trillanes. When was the resolution filed? October 10, 2018, Your Honor. Yeah, but that is in the past Congress. Yes, Your Honor. It's a 17th Congress. So, but is there any resolution again filed in 2020? I do not believe so, Your Honor, because this was specifically for the one-time big-time operations and perhaps after 2018. They okay. Let it be, Your Honor. Okay. And then perhaps you can give a copy of the resolution. Yes, too. Your Honor, I will. And then just, Your Honor, as to the question of whether we believe that Duterte is responsible, from our legal analysis, Your Honor, President Duterte, we filed a complaint, a communication before the International Criminal Court, indicting him as the most responsible for crimes against humanity. That is the crime that constitutes or covers all of the killings in this period, Your Honor. And his individual criminal responsibility stems from the Rome Statute, Your Honor. And we believe it would stem from first, Article 25, which calls to attention his own acts, his direction, his speeches, his statements,
And second, Your Honor, under Article 28, which would be his responsibility under command responsibility as someone who should have known and knew, consciously disregarded this information that these things were happening. And in fact, we have on record after, well, until 2022, you have the president saying that he was responsible for these killings. He is taking all accountability for these killings. And in fact, we also have a video recently that we unearthed that, where he says that his only crime is extrajudicial killings. Perhaps we can find that video again, Your Honor. Thank you, also would like to recognize the presence of Congressman Carapo Paduano of the Abang Lingkod Party List. Right? Much as, you know, much as I want to give courtesy to the former president and the senator, Pato de la Rosa, because of the gravity of the testimonies of these victims, they should face these people and hear the complaints. Perhaps what I'm saying is perhaps the former president would look into his own heart and realize what he has done in the past 6 years. So therefore, we're going to invite him now because of this. Also, I'd like to recognize my good friend, Congressman Romy Acop, for being here with us today. Okay, Sir Jake, can I go ahead? Kasi, Congressman Castro, and classic, we're going to recognize the Vice Chairperson, Congressman Alonto. Kakaiba kasi yung bagong silang na Caloocan, Mr. Chair. Kasi ako taga Metro Manila din ako. Alam ko din yung lugar ng bagong silang at saka yung parang, kumbaga yung aning lugar. So nakita natin dito sa testimony, so bago itong war on drugs ni Duterte, meron naman talagang mga nagdodroga or whatever. Pero wala tayong naririnig na yung katulad ng nangyaring mga kwento, no? Mr. Chair, wala tayong naririnig nung nagdeklara na ng war on drugs si Duterte, yun na, sunod-sunod na yung mga patayan diyan sa Bagong Silang. At ang masaklap nito, Mr. Chair, siyempre, ayaw natin na may mamamatay, no? Ako meron mang involved sa droga, dapat ay rehabilitate. So, yun yung tama. At dalin sila sa landas na, ano, no, na maganda. Pero dito, napansin natin, Mr. Chair, sa mga nag-testimony, walang, ano, no? Walang involved sa droga. Puro mga inosente. So, naniniwala ba kayo na merong nangyayaring doong panahon na yon bukod sa doon sa kasi parang naiisip kasi ako na parang quota system eh, kasi araw-araw may pinapatay. Naniniwala ba kayo na kasama itong pagkukota sa ng mga pulis sa mga gabi-gabing patayan or whatever dito sa silang sa Bagong Silang silangan? Emily, Nanay Emily. Kasi oo, bata po, pinapatay din eh. Opo, totoo po 'yun. Wala po sa kanilang bata, matanda, mga maliliit pa, mga talagang minor na nadadamay po sa patayan. Okay. So 'yun. And last na question, kumusta na po ngayon ang lugar? Sabi niyo kanina, may mga namamatay pa rin. So may mga hinuhuli ba na mga drug personality pa rin sa Bagong Silang at anong approach? May mga nahuhuli po sila sa drugs pero kinakaso na lang po ay sugal. Gambling. Okay. Anong kinakaso? Gambling. Gambling? Opo. Pero meron pa rin napapatay may sa droga. May member po kami bago po binaril ngayon la. Kahapon lang po, binalita sa amin ng isang nanay na yung anak niya daw po ay binaril. Ang anak po unang nabaril sa kanya ay victim, minor din po, 16 years old. Sino pumatay? Ano lang din po kasi hindi po alam. Hindi niyo alam. So may nangyayari pa rin. Opo. O ibig sabihin, Nagtutuloy-tuloy Opo. Yung mga patayan. So pero mas malala noong panahon ni Duterte. Opo, kasi mas malala. Tuloy-tuloy po yung mga pagpatay noon. Magmula po nung nabidyohan po yung mga police, informer na pumasok sa isang bahay sa Tala,
pinasok nila, nakunan po na nagnanakaw po sila ng cellphone. Mga gamit ng mga tao na pinapasok nila na bahay. Kaya yung mga pulis po noon, nailipat po sa mga iba-ibang lugar. Doon po sila uli gumagawa ng mga pagpatay, papasukin yung bahay, nanakawan, ganun po. Okay. Okay, so ay lang Mr. Chair, no? Gusto ko lang makita dito, no? Yung before, during, at saka yung after. So, ibig sabihin po, Mr. Chair, itong war on drugs ni Duterte ay parang talagang mako-conclude natin sa case po ng bagong silang na talagang ano po no talamak talaga no at hindi talaga walang pagpapaliwanag no na dapat na anuhin natin doon sa regarding doon sa pagpapatay lalong-lalo na doon sa mga menor de edad, may sakit, senior na mga tao na na biktima nitong war on drugs, Mr. Chair. Thank you po. Vice Chairperson. Thank you, Mr. Chair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Magandang hapon po sa ating lahat. Una po sa lahat, ako po isang magulang din. Meron po na akong 14-year-old na anak na lalaki. Meron akong 15-year-old na anak na babae. So yung mga kwento po ninyo kanina nung pumasok po ako, italagang tagus po sa ating puso yan, no? Lahat po ng magulang, we really can empathize, no? Hindi lang yung pagkamatay but the circumstances surrounding the death of this individual. So yun po yung ano, kumbaga yun po yung tumatalab po, no, sa ating sa damdamin po natin. First, Mr. Chair, I'd like to ask Attorney Conti, because the topic of the discussion here today, Mr. Chair, is, you know, it's based on the privileged speech or the House of Resolution of Congressman Castro. And the words that we often hear during the course of this discussion is extrajudicial killings. I believe, Mr. Chair, these terms were coined during the time when the former President Duterte took his office in Malacañang, no? Prior to his election to the office, extrajudicial killing is not an uncommon terms that we often hear, no, in the streets. So I would like to ask you, no, is there a textbook definition, maybe perhaps a universally accepted legal definition of what constitutes extrajudicial killing? As to the textbook definition, like in other terms, there is none, but there are hallmarks or categorical frameworks. But also, I would like to point out that the term actually gained notoriety more during the time of former President Gloria Macapagal Arroyo during the spate of extrajudicial killings and forced appearances, particularly under the helm of former General Jovito Calparan, called the Butcher. So extrajudicial killings are those killings that are outside of the legal framework, so that's why it's extrajudicial, meaning there is no court or tribunal or office that ordered the execution. Second, and this is peculiar, which distinguishes it from murder, because I mean, obviously, anyone who is killed outside of an order of a court is murder. But the concept of state participation is crucial. In the context of the Philippines, it has always been believed to be part of this concept of extrajudicial killings. This is debatable, actually. In other jurisdictions, they say extrajudicial killings should also involve killings of non-state actors, etc. But in the Philippines, it is more so believed as killings that have either state participation or state acquiescence, meaning you can have private armies roaming around killing people, but with the either protection, encouragement of state parties, okay, either the governor or whoever. Thank you. Just so basically, the extrajudicial killing, because am I correct in my assumption that there is no legal accepted definition of what extrajudicial killing is? In the Philippines as of now, yes, Your Honor. In the Philippines, okay. Now, the
committee would like to find out if this war on drugs actually constitute a systematic, no? Because that's the term that we would like to find out as part of this committee, whether it was systematically done, ordered to liquidate to kill a certain number, a group of people, no, associated with illegal drug trade or illegal drug use, no, and whether the government or any institution of the government was used in order to pursue this policy, no. So, in other words, Mr. Chair, what I got from the explanation of Attorney Conti is that, number one, there's no actual legal definition of what constitutes extrajudicial killing, only that it is primarily defined when circumstances are involved. Like, for example, if a state or any instrumentalities of the state is being used, no, in order to pursue such policy. Is it correct? So, can you confirm? Yes, okay. Your Honor. That also presupposes that impunity is an integral part of extrajudicial killings, meaning because they are protected, these persons can readily get away with murder. Yeah. For example, po, kung police yung pumatay, kung huhuli din sila kapwa police, ensure nila na yung investigation hindi maayos and so forth. Mr. Chair, Attorney Conti, based on the testimonies of some of the victims, families of the victims here, kanina, they're not really sure whether they're the one that, you know, committed the killing, no? Ay police or ano kasi nakabonet, no? What about yung mga sinasabi nilang vigilante, those who are unrecognizable because they cover their face with bonnets, no? And then they do that killing, no? But we do not have the actual information whether they're part of the state or they're part. But they're doing exactly what you've been saying. Can also that be considered as extrajudicial killing? Yes, sir. Actually, in this context, especially with the testimony of some, the armed men that can enter or do enter communities, they call them police. Kahit po hindi nila nakikitaan ng badge o kaya ng uniform, kasi police lang ang kayang may gawin yon in broad daylight. Even the killings during the pandemic with vigilante killings riding in tandem, The only people who could go out of their homes during the pandemic were, well, public officers, public officials. Kaya po yung perception talaga nila ay police ang pumatay. Kaya kung minsan tatanungin niyo po sila, sino ang pumatay? Ay, dumating yung mga police. But when you clarify, hindi pala nagpakilalang police. So, sorry, Your Honor. But also, I'd like to point out that the modus operandi, you could also trace some sort of system. If they do the same thing over and over again, na kasakay ng motorsiklo, magkakasunod, may dalang baril yung isa, bababa yung isa, tapos tatalilis, paalis. That kind of modus operandi could already point out to a system. And then second, sabihin na natin hindi po police ang pumatay. Sabihin na natin, I mean, with that argument, it is still the police, the responsibility of the police and the government to investigate. And which is why I raised the second aspect of command responsibility, that and in this case for police operations and even for vigilante killings, the state has the responsibility to investigate. And your failure to investigate leads to impunity, which points out to probably whitewashing or cover up. Okay, so I believe, Mr. Chair, Attorney Contini, we do have a sense of understanding of what vigilante is, no? But for the sake of discussion, no, because you are a lawyer, and I believe you've been exposed to international law, especially if it concerns human rights, no, upholding and promoting human rights. Can you give me at least a working definition of what vigilante is legally? Again, Your Honor, there is no particular term for vigilante. In fact, when you say it's murder in our law, but for vigilante killings,
well, they actually, it should be better termed as mercenary killings, because the killings in the Philippines, as admitted even by the killers themselves, some killers have surfaced, have said that they kill for money. So they're killers for hire. But vigilantes generally are, well, either they are, one, unidentified, and two, non-uniform. Either they are, but they may even be police officials or even uniformed police officers, but off duty. So meaning at that time, hindi lang po sila on duty. So they are unidentified, and then that they are non-uniform. But it does not, it does not limit their role, their activities, na hindi naman coordinated. From what we see, vigilante killings in the Philippines are in fact coordinated and are perpetrated by, let's say, a select group of people. It's not, I mean, even in our culture, tabu ang pumatay po ng kapwa-tao eh. Kumbaga, it's not just regular Filipinos going around killing others. These are Filipinos who are, or people who are trained, who are equipped to kill others. Okay. Thank you. Mr. Chair, I'm asking these questions because I want to distinguish really what vigilante from that of the hired assassin or hired diba? So you're telling us is that a vigilante can be an individual, either policeman or in service, but out of duty, no? Parang ganon. So if, for example, a person who hires or receives money from, say, for example, from an official to do a certain, commit certain act, let's say, to kill a specific individual also, how does that differentiate from the hired gunmen na sinasabi natin, no? Kasi the reason why I'm asking this, Mr. Chair, is I want to know whether this was done systematically, because I would like to know whether the allegation, no, really has that really holds water, no, and we want to find out whether whether the state served forces has actually resorted to getting other people, no, as auxiliary forces or multipliers, no, so to speak, in order to carry on with this nationwide campaign against war on drugs. That's what I'm trying to understand. So can you, Attorney Conti, can you give me an answer? How would we now distinguish whether that person is a hired assassin, a hired gunman, ang tawag natin gunman, di ba? Minsan, vengeance, minsan, may utang si ganito, hindi binayaran. Usually, karamihan dyan, mga kabit-kabit, di ba? I'm sorry, no? Parang ganun eh. Tapos sinire, tapos pinatay. From that of a policy na we are talking about, na bagka, may talagang merong systematic. So how would you distinguish that? In this case, Your Honor, I think we would rather look at the victims rather than the intention or parang saan po galing yung pera. So if there is a commonality among the victims, that could point to a system. And I also just wanted to clarify why I was pointing out the difference between the Philippines, how we define vigilante. Kasi po yung classic po sa comics na vigilante, si Batman. Diba? Vigilante siya na paggabi, papatay niya yung mga ano. Pero yung sa atin, may target. And this is where we go and look at the system. The targets of the killings are the same whether they are police operations or vigilante killings. The people who have been victimized in the context of the war on drugs are either on the drug lists or perceived drug addicts. In fact, in the first wave of killings, supposedly these were the Sinaloa type killings. In one of our sessions, Your Honor, we pointed out that found dead bodies was one of the characteristic of the first wave of killings. Ito po yung may karat na katali, tapos may karatula. Pusher ako, addict ako, wag tularan. Later on, the police targeted
or I don't know, well, intentionally, because of the Laban operations, drug addicts and pushers. And so the commonality of the targets and the victims tell us that there is some sort of system. And secondly, there was an atmosphere or an environment, a conducive environment for the killings to continue, not only to happen, because it had happened in the first year of the Duterte administration. But why did it continue until 2022? And well, until now, a bit. It's because the environment told the police or whoever the killers were that it's okay to kill and you will get away with it. If I may point out, Your Honor, there are only 8 policemen charged, convicted of killings nananlaban. But there are 6,252, as we admitted, who were killed, as admitted by the government, who were killed in police operations. Bakit wala po yung mga kaso? And there are probably up to 30,000 more who were killed in the context. Bakit sila walang kaso o walang investigasyon? And that's the ultimate point of kumbaga, impunity. In these cases, the killers get away even if they targeted a specific portion of the community. Even if alam nating lahat, mamamatay ka. Ang nahirapan nga po kami, yung mga drug lists tend to be death lists. And we were in possession of one list, 26 names. Tapos 23, patay na po. Siya yung isa dun sa tatlong buhay pa. So it was unintentionally, kumbaga. Yeah. Parang sa paano ka namin tatago? So the drug lists that actually even the president presented as narco politicians or narco lists were dangerous, Your Honor. Thank you. Thank you, Mr. Chair. If I may be able to continue. And how many cases that you handle now? I don't know if you are the private counsel of this all the family victims, no? How many do you represent? Your Honor, under Rise Up for Life and for Rights, the organization which we assist, there are about 200 families, 200 cases. Of those, we were able to build up and file in court 6 cases. Of those, only one we brought to court successfully. And the conviction was the one that was handed down last June 18th. Mm-hmm. The conviction of 4 policemen. And would all of these cases that you handle the have other similarities in relation to the circumstances surrounding their death? Pare-pareho lang ho ba? Yes po. Ito po ay mga police operations. Because, kailangan nyo po kasi ng pumatay. Sino yung pumatay para makapagsampa ng kaso? So there is a good majority of victims who do not know the perpetrators, yung pong riding in tandem vigilante. But the police operations, you could actually file charges. Of the 6,000, konti lang po yung na-build up namin, yung isa yung na-person. How many cases do you handle now that actually charges an actual police? Or it was done in an actual police operation? The case of People versus Cervantes was the last one that we were able to. How many cases now? Wala na po. Tapos na po. Tapos na. So ibig sabihin yung out of 200 plus, lahat po ito vigilante killings? Hindi naman po. It's a mix of police operations. Okay. It's a mix of That's what I'm asking of. It's a mix of vigilante killings and police operations. But the 6 that we were able to file in court involved police operations. Of this, between the cases that involves vigilante or your manner of killing is vigilante type of killing versus that of the ones that were killed during of actual police operation, do they have similarities? Yes, Your Honor. One, yung suddenness of the attack. Second, the brazenness of the attack. So in the testimonies that you have heard po, parang papasok na lang ng bahay o kaya ng kung anumang lugar. Tapos, kumbaga, kahit may nakakarinig, kahit may nakakakita. And then there is another, it's not, kumbaga, all too common, but often in other cases, the victims are brought to an area or to a particular field in an abandoned area in the community, which are identified as killing spots. These areas would have no or broken CCTVs.
and therefore no evidence of whatever happens in that area. Okay. Yeah, do you have in yeah, can I just interject? Yeah, in relation to the topic of Congressman Zia, with the permission and the indulgence of Congressman. Sure. Silingan. Go ahead. Attorney Conti, you said you were representing around 200 cases. Not cases, Your Honor, sorry. Families. Families. Yes, po. And each family has a different case? One, we don't treat them as, I mean, cases like in court. Yeah. They are incidents that we document. Okay. Yes, Your Honor. So, I just want to limit it to that, no? Kasi there's varying numbers of the people supposedly killed during the drug war. But to give people a better understanding of it or a better picture of what, ano yung status of the deaths, no? Example po. Sa 200 na yan, ilan ang filed or cases that were filed against police officers? Filed po five. In court? Okay. We were able to build up 6 cases. You po. Were only able to build up 6? We filed it before the Office of the Ombudsman for preliminary investigation. Okay. Now, so you were only able to build up 6 because that's what the evidence gave you lang. No? The rest, you could not have any evidence as far as who were the perpetrators of the deaths. Correct? Yes po. Correct. Now, assuming that these deaths were not police related, example, I just assume, no? Were there any cases filed by the police officers in any of the 200 other members that you represent against persons other than police officers? Yes, actually. In the case of Emily Soriano, this was the killing that occurred in Caloocan po. Hmm. So yung kanina pong sinabi ni Nanay Emily kasi yung insidente parang niratrat yung bahay. Hmm. Tapos sabi nila ano daw yon, ang bahay daw ng addict. Yeah. Okay, yeah. Ganun. I'm just trying to let me finish lang po. Isa lang. That's one example. Yes. Just one example of the 200. Na siya, yes, po, na may... ang point that I'm trying to drive out, Mr. Chair, is that if they were only able to build up 6 against police officers and the rest were unsolved murder cases, di ba? Where the police themselves could not also even file cases against any other suspects. Meaning, there seems to be a lack of interest on the part of our siguro di ba? The police forces to investigate, to file cases against, I'm just limiting it to 200, ha? I'm not even going to the 6,000 na sinasabi nyo na, or the 20,000 numbers that will be given also. So, sa 200 pa lang na yan, sa inyo, you were able to file 6. They filed 1 against persons other than police officers. What happened to the 190-something other cases? Yan ang tanong ko. Karamihan po noon, unknown po yung perpetrator kasi vigilante killing. In some instances, wala kaming makuhang police reports. And this is another layer of impunity. If I may hark back to November 14, 2017. Ito po yung araw na nasunog yung police station ng Caloocan sa Sangandaan. At ubos po ang kanilang police reports daw. Kaya wala kaming makuha. Yeah. Kasi I'm trying to point out lang ba na parang there seems to be a lack of interest in the either not just the prosecution service but our national police also in investigating, even if we're just to limit ourselves to the 200 plus families that you represent, di ba? Now, what about the others, di ba? So, ang dami pa nun na namatay during the same period. So, it's something to look into talaga, di ba? Na, even if it is riding in tandem, even if vigilante type of killing, there should be some form of investigation, there should be some form of report, and there should be some form of actions taken by our police forces, di ba? Dapat the bare minimum should be that, di ba? Hindi pwede na wala lang na ganun, di ba? And it's just, sa inyo lang yan, 200. What about the thousands more who were also killed during the same period, di ba? Thank you, Congressman Zia. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Do you have another question? Yes, if I may be able to continue, Mr. Chair. This is actually the advantage of having so many friends because they will make your work a little easier. I would actually would like to ask that question, eh, pero since na napatanong po ni ano, ni Congressman Flores. By the way, before Congressman Alonto continues, kayo ba ang lawyers nung na-convict na mga policeman sa Caloocan? Yes po. We were the private prosecutors. You were the private prosecutor. Congratulations. Thank you po. Thank you.
Yeah, Miss, thank you, Mr. Chair. I'd like to ask po, yung, because you've mentioned kanina that out of the ano no, kasi there are varying reports eh, number of you know killed during the drug and you know illegal drug war, no? Sabi nila, some say nasa 6,000, others say nasa ang police actually is ang police is nasa ano lang eh 6,000 din 20, but between 5,000 5,500, no? So do yung out of the 6,000 were killed, no? Ito yung police operations, hindi pa yan yung vigilante style na operation, tama ho ba? Yes po. Oo. So out of the 6,000, let me just ano no, go back a little further doon sa question po kanina ni ano ni Congressman Flores. Yung out of the 200 cases that you handled, I'm sorry, families ba ito o cases? Families or incidents. Families, only one case you were able to get conviction. Yes po. Kumbaga, nakarating kaming korte ng, sa isa. Wala, pero wala pang conviction. Meron na po. Meron na conviction. That's the June 18 decision. Okay, this involves four policemen or eight policemen? Four policemen. We would have wanted to implead all the policemen who were part of the operation. Pero dito po sa kasong to, ang na-indict or ang nakasuhan ay yung apat na parang trigger men. Yung umamin na bumarel. So umamin sila? Sa totoo, hindi po. Kasi pagdating sa korte, umamin sila sa papel na binaril namin. Kumbaga, nanlaban eh. So we had to shoot them back. Pagdating sa korte, sabi nila, ay hindi kami yung bumaril, yung isa pang team. Mm-hmm. Kaya this was a complicated case and I would see that this would be the same case in other incidents. Especially in the Kian case, sabi ng police. Hindi, even in court, no, hindi po nila inaamin yon. And they would try to raise some doubt. And this, ano, ito pong na-decide na po na ano, ng korte, similar din po yung mga kasong hinahandle ninyo. Same, possible yung circumstances surrounding the death, yung manner of killing, etc. Tama po ba? Yes po. In fact, kanina I was trying to point out the killing of Lucas Padlan in Bagong Silang and the killing of Luis and Gabriel Lois Bonifacio in Caloocan as well were similar. Pinasok, and they occurred in the same time frame, September 2016. Uh-huh. Marami pong similarities. Okay. Sabi nga namin, pag nag-connect the dots, kung saan ka mapunta, mukhang ang common would be the perpetrators. And no, actually, this is an ano no, it's a opportunity because this is actually the first, if I'm not mistaken, first conviction pa to, no? So all of the cases that are being filed. This is the technically the fourth. The fourth, okay. Oh, pero the third, kumbaga. Nag-appeal ba sila? Yes po. It's under appeal. Opo, magsasubmit daw sila ng appeal ng ano. MR. Okay. So I'd like to do we have members of our ano servicemen here, PNP? Wala po tayo na invite. Ah, bukas. Okay. Yes, okay. So because I'd like to ano, I think these questions have already been asked in the previous committee meetings, but I'd like to again find out kung how yung rate of the conviction, how fast the conviction. Yung sinabi po kanina ni Congressman John, my good friend, yung why this seems to be no interest in finding out the truth, ferrying out the truth. Bakit apart from the RPNP, the investigative body, but why there's so many, at least man lang, the efficiency of the dispensation of justice also involves the timely investigation and probably the filing of the cases. And this perhaps the reason why many of our victims, of family of the victims, went up as far as to the international court because they don't seem to find any hope here in our country because there seems to be lack of interest in finding out the truth and investigating these cases. So I these questions may be properly addressed to our police. Maybe I would reserve na lang my other questions. I'd like to know, Mr. Chair, kung ano ba yung rate ng conviction, ano ba yung rate ng ano, para po maintindihan din ho natin whether, kasi ang nakikita ko po, the presumption is that this is systematic, this is ordered, this is done by the use of these resources, instrumentalities of the state,
and whether the instrumentalities and the of the state, resources of the state, seems to ano, no? Pag may nangyari na patayan, seems to be lackluster, no? Pagdating sa pag pagfa-file, eh baka ako makonbinsi nga talaga na it was really an officially as a policy, no? That's what I'm trying to know. So we would like to compare as to how the rate of the filing, maski hindi conviction man lang, filing, investigation, and how many of these cases reported 6,000. And the official data from our government, no? How many of them have already been filed against yung mga involved personalities, in etc. And whether really state resources were used in order to hire force multipliers, mga armed men, private armed men riding in tandem na ito yung mga hindi ito mga membro ng ating gobyerno pero kung sino-sino lang. Kasi yun po yung nagbigay daan sa patayan ng ilang ano eh, yung mga ganitong klaseng hired gunmen. So again, Mr. Chair, I'd like to ask maybe in the next committee hearing, I'd like to know this from our ano, from our partner agency, especially our PNP, which I believe has may marami naman po matino sa kanila, sa totoo lang. How long did the case drag on? Your Honor, we filed it before it was before the court decided to. 7 years. We filed 7 years. Yes, Your Honor. We filed 2018 sa office, 2017 sa office of the Ombudsman. 2020, sabi ng Ombudsman, go. Pero nag-MR pa sila. 2021, napuntang korte. And then we had the conviction in 2024. Thank you. So maybe lastly, Mr. Chair, gusto ko lang pong ano, pasalamatan ang mga pamilya ng biktima sa nakikinig po ako. Pasensya na po, Mr. Chair. Wala po ako nung una at yung pangalawang committee hearings na sa Marawi po ako. Ang dami rin hong namatay sa amin during the siege. So, nakafocus din po ako doon. So, pasensya na po, Mr. Chair. Ngayon lang po ako napunta dito. Pero nakikinig po ako sa mga salaysay ng ating mga pamilya ng biktima. At ako'y nagpapasalamat kay Attorney Conti dahil you were able to convince them to come here and then to speak out, you know, to share their piece. So, marami pong salamat sa inyong mga salaysay. Again, bilang isang tao, nararamdaman po namin yung gano'ng kasakit na mawalan ng mahal sa buhay. Thank you, Mr. Chair, for the opportunity. Tony Conti, ilan ang abogado nyo sa grupo nyo? Ikaw lang? Hindi po, marami po kami, pero nawala pala yung aming pong lead counsel is Attorney Julian Oliva Jr. Ah, okay. NUPL-NCR. We have a volunteer team of about plus minus 10. Pag available, nandyan. Pag wala, di wala. But the core would be about 3 lawyers, Your Honor. Okay, can we continue on with the victims? You please call on the another. Yung iba pong pamilyang nandirito ay hindi po nakahandang magsalita pero pwede pong matanong kasi po ang sinabi po nila hindi nila kayang magsalita. Kaya lang po sila nandirito ay para makiisa at maipakita na sila ay mga naging biktima nitong war on drugs sa panahon ng Pangulong Duterte. So pwede rin po nating mahilingan, kasama rin po namin yung mga church people at mga advocates na nakakasama namin sa aming ministry ng Rise Up na kung saan nakakapag gawa ng gawain kasama yung mga pamilya ng biktima. Can we hear from them? Yes, go ahead. Hello po. Good afternoon po. Ako po si Father Noel Gatchalian. Isa po ako sa mga pare na sumusubaybay nakikisama sa mga nanay na biktima ng EJK. Isa po sa mga dahilan kung bakit ako na-involve dito ay dahil sa humihingi po sila ng panalangin, lalong-lalo na sa mga panahon ng libing. Ito naman po ay ginagampanan ko ng buong pagmamalasakit sa kanila. At sa pagdarasal, moral support and physical support at counting tulong. Ngayon, sa akin pong karanasan na napapansin po na makatarungan naman po ang
ang kanilang hinihingi na magkaroon ng hustisya sapagkat napakabagal po ang panahon na ang dapat mag-implement ng law ay ang executive part of the government. At ang dapat mag-enforce nilang ay mga pulis. Eh sila po ang nangunguna, palagay ko. Ang siyang gumawa, author nito. Kaya napakahirap po talaga silang ma-prosecute. Kasi sila po ang dapat magpatupad. Kaya napakabagal, walang investigasyon, walang sincerity, walang interest. Kaya napakabagal po. Ngayon, ang impunity po ay isa sa mga bagay kung bakit magpapatuloy ang patayan. Kaya ito po bilang isang pre, hindi po nakakahiya po sa ating gobyerno na executive at saka yung law enforcer, sila pa ang nangunguna na lumalabag sa batas ng Diyos. Kaya ito po ang isang pakiusap po. Ako ay nakikiramay at ako ay nakikisama sa mga nanay na biktima sapagkat makatarungan po ang kanilang pinapakiusap na magkaroon ng karapatan at magkaroon ng hustisya. Napakatagal po, nawalan po sila ng breadwinner, nawalan sila ng minamahal sa buhay. Hanggang sa ngayon, wala pa rin nangyayari. Napakabagal. Kaya ito po isang pakiusap. At ako po ay nagpapasalamat din sa committee ninyo ng human rights na binigyan nyo ng pagkakataon ng pakinggan sila para malaman ng ating mamamayang Pilipino na ang mga taong dapat responsable ang dapat magtanggol sa kanila at sila pa ang napapansin namin nagiging sanhi at ugat ng patayan. Salamat po. Yung law enforcer po nagiging lawbreaker. Ano po pwedeng sabihin ni Sister Lisa Ruedas? I am Sister Lisa Ruedas from the Daughters of Charity. Isa po ako na human rights advocate at the same time. Nag-journey, nag-accompany po kami sa mga pamilya o mga taong nag-i-experience ang injustice. First, I would like to express my sincere gratitude sa committee na to, Committee on Human Rights, for allowing us, giving us a space, a very special time for our mothers and the families, sa mga victims and survivors ng extrajudicial killing. Secondly, appreciation ko po, lalo na sa grupo namin, na nagkakaroon po kami ng pagkakataon na pinapakinggan at binibigyan pong importansya, espasyo ang ating mga nanay at mga relatives sa mga biktima. Pangatlo, gusto ko pong sabihin na sana po bigyan pa po kayo ng more political will to continue and to pursue your dreams and aspirations, lalo na I look forward to the time and the day when Duterte and Bato and all other persons that need to be punished or need to answer questions, especially on cases that calls for the defense of life and rights of peoples, and most especially of our dignity as persons, no? And sana po, Your Honor, sa panahon na darating na yon at maupo na dito si former President Duterte, ay magkaroon din po kami ng pagkakataon na makinig. At sana po, nandito po kami ulit para makita ko po yung mukha ng former president na sumagot sa mga katanungan ng mga biktima na nandito ngayon. With due respect siguro sa kanyang office noon, pero gusto ko pa din talagang parang isulong yung aking sentiments, no? In the name of the church, the prophetic presence of the church na magsasalita at sumisigaw para po sa karapatan na hinihingi at sa hustisya na sinisigaw ng mga nanay, mga anak,
mga orphans, mga widows. Ito po yung sinasabi ni Attorney Conti na 200 cases of families and incidents, but there are more, no? Sa labas na wala dito na mga biktima din ng extrajudicial killing sa iba't ibang communities ng other parts of our country na hindi nga po napapakinggan. Pero malaking tuwa ko na po, lalo na po siguro sa hanay ng mga taong simbahan, na meron pong espasyo, freedom, privilege na binibigay po kayo para po sa mga dukha, sa mga aba, o sa yung mga tinatawag nating mga most vulnerable persons and communities na hindi man lang sila napagbigyan sa mga unang pagkakataon. But now, gusto ko pong palakpakan po ang committee na to. Baka gusto na po nating pumalakpak ngayon. Sana po, Your Honor, Sir Abante, bigyan pa po kayo ng maraming grasya ng Panginoon upang may pagpatuloy niyo po ang mga advokasyang ganito. Salamat po. So, naniniwala po kayo na ang ating former president ay talagang dapat maging accountable? Opo, paniwalang paniwala po. Kahit itong hindi pa niya kami dito naimbitahan sa oras na ito dito sa inyo pong committee, noon pa po paniwalang paniwala na po ako na siya po ay dapat mananagot sa marami pang mga questions at mga pagkakataong totoong-totoong hindi po niya nabigyan ng pagkakataon at sagot ang mga katanungan tungkol po sa mga injustisya na nangyari sa ating bansa po. Salita, nais po niya. Yes po, sister po. Magandang hapon ho. Ako po si Sister Eleanor Llanes, ICM. Kinagagalak ko na maanyayahan dito sa espasyo na ito upang marinig muli ang mga hinaing ng ating mga kapatid, mga nanay, mga anak, lola na pinaslang nung walang katarungan. Matagal ko na pong naririnig ang mga hinaing ng ating mga kasama na yan dahil ako po resource person, isa sa mga resource persons ng Rise Up upang tinatawag nating patuloy po yung proseso nila ng pag-grieve. At nagagalak ako na inimbitahan ako ng Rise Up upang makatulong dito sa proseso nila na gumaling, mahilom ang kanilang mga sugat. Nung pinakikinggan ko sila ngayon, parang nangyari lang kahapon ang pagkamatay ng mga anak, ng asawa. Sobra. Kasi ang buhay, sagrado. Naniniwala po kayo na sagrado. Pero hindi ko maintindihan kung bakit tahimik ang gobyerno ng matagal. 2016 pa po itong talamak na patayan, na pagpatay, pagpas lang. Nagtataka lang po ako kung ngayon, bakit ngayon lang nangyayari ito. Hindi ko po kayo sinisisi pero lahat po tayo may pagkakasala dahil tumahimik tayo. Tumahimik ang mga tao na kiisa kay Duterte upang paslangin ang ating mga kababayan. Marami sa kanila, kahit po adik, kahit po may sakit, sakit po yun hindi po yung krimen. Yun lang po ang gusto kong sabihin ngayon, na nalulungkot rin ako. Okay, pumalakpak tayo sa inyo ngayon. Pero gusto ko rin po kayong i-challenge. At yun na nga ang tanong ko, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang tayo nagsasalita? Bakit ngayon lang natin binibigyan ng space upang marinig
ang taghoy ng ating mga kababayan. Grabe. Imagine mo yung isa na convict lang June 18, yung mga pumatay kay Gabriel at kay Luis. Sabay na pinatay yung asawa at yung anak. Kaya ang tanong ko pa ulit-ulit yung tatanungin, bakit ngayon lang? Tinatanong ko yun sa inyo. Kasi matagal na kayo nasa posisyon, no? Salamat po. Pero humihiling lang po ako sa sana naman ang Panginoon ng katarungan, ang Panginoon ng God of mercy, God of love, sana palakasin po kayo na ipagpatuloy ang pakikipaglaban at pagsigaw kasama nila ng katarungan para sa lahat ng pinaslang. Sana hindi lang po itong 250, 6,000 po yan. Kailangan pa kaya ang ebidensya na marami? Tama po yung sabi ninyo, tumahimik ang gobyerno, tumahimik ang estado nung pinapatay ang mga tao na to. Yun lang po. Maraming salamat po. Yan po ay binibilang namin na isang rebuke sa amin. Ako po ay isang bishop din. Naniniwala po ako na ang buhay ng tao ay sagrado. Pero ngayon lang po ako naging chairman ng Committee on Human Rights. Kaya siguro po, ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na ito po ay ating pag-usapan. Ano po, sana matagal ng panahon ito. Kaya tayong lahat, meron po tayong pagkakamali sa mga nangyaring ito. No? Sana hindi na. Pero may mga pagkakataon, wala po tayo sa posisyon na gawin lahat ang magagawa natin upang itigil ang mga bagay na ito. Kaya at ngayon po, sasabihin ko sa inyo, itutuloy po natin ito at tatapusin po natin ito. Yun po ang nais kong ipangako sa inyo. Kasama ko ang lahat ng mga members ng committee ito. Kasama ko rin po ang ilang mga hindi members pero sila po ay nakikisama at talaga namang kasama natin sa labang ito. Ano po? Andiyan po si Congressman Romy Acop. Andiyan po si Congressman Karap Paduano. Nakikita po namin ang kalagayan ninyo sapagkat pamilyado rin po kami. Oo. Whether it be, for example, like ako, kung meron po akong anak na drug addict at kakalat ka rin po yan ng pulis, ilalabanan ko din po eh. Anak ko yan eh. At alam ko po ang hustisya, kahit matagal na, dapat magkaroon ng hustisya. Naniniwala po ako doon. Kaya kahit na sa ating mga biktima rito, ako bilang isa, ay maaaring nagkamali, no? Sa hindi pagtupad ng aking tungkulin bilang isang kursista. Napag-usapan kagad ito. Ito po talaga ang buhay ng ating lipunan. Ano? Kaya alam nyo, sa totoo lang, mga voters naman tayong lahat. Pwede natin baguhin ang liderato ng bansa. Next election, gawin natin ang paraan na ang mga manalo ng mga politiko ay mga responsableng politiko. Yun po ang gawin natin. Sapagkat kasalanan din po ng taong bayan na nananalo ay yung hindi dapat manalo. Yun po ang gusto kong sabihin sa inyo. Yan, sinabi ko yan noong linggo sa aking mensahe. Sa church ko, this is the time that we can change some politician na hindi dapat maging politiko. Oo, andito ho kami. O, nakikipaglaban din po para sa inyo. Sana po magtagumpay po tayo rito at magkaroon ng kaukulang solusyon ang mga bagay na ito. Well, totoo lang eh. Ngayon ko lang po narinig ang testimony ng mga biktima eh. Sana po, noong ko pa ho narinig yan, mga kasama. Alright. Meron pong sinasabi kanina, yung unang nagpakilala, si Miss Mercedes. Palagay ko, pwede na kayo may pagkakataon na po kayo sabihin sa amin nangyari sa inyo.
Ako po si Mercedes. Ako po si Mercedes Samson. Inaniro nila Raba. Ang aming bahay po ay pinasok ng mga lalaking kakaiba ang istura na nakatapaw, nakabonit po sila. Ang aking anak ay pinilit nilang isinama noong January 25, 2017. At ang anak ko ay inanap namin sa lahat ng presinto, 50 presinto ang inanap, pinagtanggo po namin ang anak ko. Hindi po namin nakita ang anak ko. At nang bumalik ang mesa, polis nang nabotas at nasabing may nahuli ro tatlong kabataan na nahuli. Ang sagot ko po sa polis, sir, baka po isa na sa anak ko ang kaantya. Baka pwede ko pong makita. Ang sagot po sa akin ng polis, na hindi na pwede yung kambalain ng mga taong tutulog na preso. Bumalik na lang anya kayo kinabukasan. Nang bumalik po ako ng kinabukasan, nakita ko po ang anak ko na si Rurel. Eh nasa YouTube, kabilang na ng mga napatay. Ilan taon na po yung anak ninyo? Ilan taon na po? 30 po nung mapatay, ngayon po magti-38 sa September. Ang iniwan pong anak ay nung mamatay po ang anak ko, may naiwan po siyang anak na isang buwan ngayon po ay magbabalong taon na rin po. At ng aming inanap ang aking anak, nakita na lang po namin ang anak ko na doon po sa puninarya ng Ezekiel. Isa ng malamig na bangkay nang umaga 26 po ng 2017, taong sana po mapigyan po ng kasarungan ng aking anak na si Ronel Harapa. Yun lang po. Saan po napatay anak ninyo? Sa NBBN po, doon po nakulta yung bangkay. Tapos sa loob po ng kulungan? Hindi po, sa tapunan po ng mga doon po tinapon ng anak ko. At nang makita ko po, nasabi ng pulis na doon na po sa puninarya ng Ezekiel, nakabalot na po na task ng ano po ng bagna. Pero po ba, nasa listahan po ba siya? Na siya po ay drug pusher o whatever? Opo, ano po siya, surrender po siya sa black. At sabi po sa amin ng pulis, pagka nagpunta ang mga pulis, sabi niyo surrender. Ang tama po ng anak ko, ulo tsaka ano, trunk, sa tagiliran po ang tama. Hiling ko lang po mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking anak at silunet. Mayroon pong katanungan ang vice chairperson po ng committee ito. Ma'am, ang Mercedes, nasa listahan po siya. Ano po yung sinasabi niyong listahan? Surrender po ang anak ko sa black, doon po siya nag-surrender. Yung palang surrender na yon bilang na po ang anak ko sa papatayin. Dalawa po silang mag-ama na sumirender sa black. Pero hanggang nakapural po ang anak ko. Ang pulis po sa kapilya po ay laging nahandoon, binapantayan po kami. Sinabi niyo pong black, ito po ay police presinto? Opo, black po sa dang bakog. Okay. Attorney Conti, kanina when I was asking you also mentioned about a list, no? Are you referring to barangay list or ano? In general po, drug lists ang tawag. Yeah, pero how they were able to get all the names and then list on, make this as a list? Yung nga po, medyo yung source is varied. So one, you can have lists from local officials. Kaya meron pong barangay drug lists. Mm-hmm. You can also have drug lists from the mayor's office. Pero in the cases, or at least man lang yung pinaimbestigan nyo po, at saka yung mga napatay, mostly saan nyo nakikita nyo ba sa barangay list or sa ano? Well, sa yung common barangay, na document sa barangay. Common sa barangay. Pero, I mean, barangay ang nag-issue, but we cannot get that from the barangay. They refuse to give us that.
we are only able to get that when the police volunteer it. And the police volunteer it at the stage of either preliminary investigation na or kapag nagkaso sila. And that's another thing entirely. Mr. Chair, perhaps have we invited maybe the ALG, no, para at least man lang makita natin ito bang mga listahan na ito ay based on actual assessment or ito ba ay, kasi may mga kaso na mga 15 years old, sinasabi po, kanung last hearing, alala ko po si ma'am, sabi niya, gamer po yung anak niya, hindi ho ba, sa Pangasinan. So, mga ganun po na mga kaso para ma'am, so have we invited po, Mr. Chair, I guess we need the ALG's participation to clear up all the ano pa, itong mga listahan, paano ba talaga dinidetermine yung mga drug user and drug pusher, anong listahan ito, are this list well-documented and official, etc., Mr. Chair. So if not, then I will move for the invitation that we extend the ALG and participate in There's this a motion discussion. To invite the ALG. Any second? Second, Mr. Chair. Been moved seconded, so no objection, same is approved. Would like to recognize Congressman Ako, please. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa atin lahat. There's a Dangerous Drugs Board, attorney, circular, which cites the protocol in coming up with the list of illegal drug users and pushers. It originates from the barangay. It is known as the BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council. And then it is reported to the municipal or city police station, and then forwarded to PDEA for them to vet the list. After which, this list is brought back to the barangay. Ito po yung listahan ngayon ng barangay. That is precisely why when we investigate yung alleged drug buy-bust operations against certain individuals, ang tanong namin kalimitan is, nandun po ba siya sa drug list? Kasi meron talagang listahan po yun. And if the name of the person is not included in the drug list, the law enforcers would be asked to explain why. Yun po yung nangyayari dito po sa aming mga investigation dito sa aming committee. Ang problema nung the past administration, I think the president has his own list. Yun po, Mr. Chairman. Marami pong salamat. Thank you, Congressman Ako. Sir Chair. Yes, Attorney Conti. Yes, sir. I agree. There should be a process. Unfortunately, ang nangyari po, yung BADAC pong binabanggit, there was an executive order regarding the BADAC, but it only came in 2017. As early as 2016, nagsulputan na po itong mga lists. And as mentioned, the president's list, the president actually announced a narco-politicians list in August 2016. Kaya po parang dapat may process. So yung mga tao, yung mga government officials, kanya-kanya na. And we have actually an experience, Your Honor, of asking to be delisted from the list. Because the process is not systematic, because the process is not formalized, medyo hazy, there actually appeared to be no system or no process on how to delist yourself. And the list does not exist, kumbaga, as a single list. Parang it could be a list from previous era, it could be a list from whatever agency, tapos hindi sila nagre-reconcile. And so you can have your list or your name on so many lists at different times, even if you have already surrendered, even if you have already submitted yourself to the jurisdiction of the court and so forth. Kaya po yung kaguluhan dito sa drug list, actually para po sa amin, may constitutional concerns. There are constitutional rights that are violated by their lists. Especially when the DILG came in with their Masa Masid program. Yung pong Masa Masid, di okay po sana kung merong parang confidential information, basta kumbaga may vetted information that tells you these people should be in the list. But then they called in the general public to participate
dito na po nauso yung Dropbox. Tsaka yung mga census na, sinong dapat ilagay sa listahan. Tapos yun, nahirapan na po yung pagtanggal. And whenever your name has already appeared on a list, essentially, good as dead or good as you're there forever. I think that the ALG now has a current list of the drug pushers and everything. So perhaps along with the ALG, we should be able to invite the Dangerous Drug Board also. Do I hear a motion to that effect, please? Mr. Chair, I also would like to move to invite the Dangerous Drugs Board, Mr. Chair. It's been moved and seconded that the Dangerous Drug will be invited. Mr. Chair. Same is approved. Yes, Congressman Ako. Attorney Conti, in that circular, there is also a process wherein a name of an individual which listed there can be removed. There's also a process there. And it's up for the barangay council to perform such. And po yun. Sa pag-imbestiga namin, natatang po yan eh. Thank you. Mr. Chair? May dadagdag lang po ako. Go ahead. Yung sinabi po ni, kanina yung tanong po ni Manong Romy, yung tama po ba kasi hindi po talaga na-vivet yung process. I'll give you an example. In 2017, there was a list that came out. It was actually printed sa periodicals, no? Meron po kaming former woman mayor na sinabi ay involved doon. Pero ang community po, kami po ang nag-vouch sa kanya. And she was never in her lifetime connected with any selling of illegal drugs. She was eventually delisted but no apology was made. I mean, reputation-wise, sirang-sira yung reputation ng tao. At least sa amin, kilala namin siya. Pero andun yung pangalan niya. It's already printed in the newspaper. So I mean, at the very least, yung sinasabi po ni Attorney Conti, constitutional yung right ng tao na violate na yun. At the very least. So hindi ho siya. Pero delisted na siya after a few months, pero no apology was forthcoming at that time. Thank you, Mr. Chair. Congresswoman Brosas, do you have any? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, kasi yung origin kasi last time sa mga questionings natin, maraming sumusulpot talaga na list. Kaya parang ang nangyari, kailangan mo talaga itanong saan particular nang galing yung list na yon. So parang wala siyang official talaga. Tapos pwedeng anybody can be there. Pwedeng kalaban sa politika kaya napunta dyan, inintriga, etc. at kung ano-ano pa. Kaya nga gusto namin talagang malaman saan ito nanggagaling. So yung tama po yun yung question ng constitutionality talaga nung pagkakaroon ng listahan, Mr. Chair. Malamang mas mapapalawig na natin ito bukas kasi matatanong natin or sa susunod na hearing, si matatanong natin yung mga implementors nito, di ba, Mr. Chair? So over the years, ganyan yung ano. At kung ito ay in-implement pa hanggang ngayon, ano na ang justice na makukuha ng mga tao kung ganito pa rin yung system, Mr. Chair? Mas ganun siguro yung direction ng tanong for tomorrow para doon sa mga involved na nagpalitaw ng mga list na ito, Mr. Chair. Ano yan? Yung 47.6 billion na tinransfer doon sa PSCBM. Oo, diyan sa kabilang hearing namin na nag-procure ang PSCBM on the basis of their own parameters. Inimbestigan ngayon sa kabila yata. Sa kabila. Anyway, meron pa po ba na gusto mag-testify at matapang-tapang po ang magsabi sa amin ngayon? Mr. Chair, may tanong lang muna ako. Mr. Chair, kay yes, ma'am. Go ahead. Kay Nanay Merceditas. Is anak nyo, Nanay? Tama ba, Mercy? Mercedes. Oo, kay Nanay Mercedes ng Nabotas.
So, ito naman kaso ito ng parang nag-surrender. Tama po ba? Hindi ito pinasok sa bahay? Pinasok po sa loob ng bahay. Ah, pinasok din sa loob ng bahay. Opo. Yung anak niyo po, hindi ko po kasi maano eh. Pinasok po sa loob ng bahay. Tapos kinuha yung anak ninyo, opo, nilabas. Opo. Nilabas. Ilang pong pulis? Ilang pong tao yon? Ito. Sila. Pito? Pito hanggang walo po sila. Pito hanggang po, walo. Yung iba po nasa loob ng bahay, yung iba po nasa labas. So basta na lang pong pumasok ng bahay ninyo, opo, wala man lang pong pinakitang ano? Wala. Papel or warrant of arrest? Or wala po. Okay. So malinaw, no? Ang dami mga paglabag dito. Trespassing, tapos itong pagkuha doon sa ano, walang warrant of arrest, etc. So, noong kinuha po yung anak ninyo, so ano pong nangyari? Pinigilan kayo na sumama doon sa anak ninyo or sino pong kasama nung anak ninyo? Yung pong asawa niya ang bagong panganak. Po, yung asawa niya po ang? Yung asawa niya po yung bagong panganak. Ang sumama? Hindi po. Sabi po ng anak ko, Goy, samaan mo ko. Ang sagot po ng anak ng asawa, sige Goy, sasama ako. Mm-hmm. Tapos nung inilabas na ang anak ko, sabi po ng asawa, Goy, wag ka na sumama, diyan ka na lang pantayom yung anak natin. Oo, kasi kapapanganak. Kapapanganak pa lang. Oo po. Okay, so walang kasama yung anak ninyo na umalis. Wala, kinuha po ng 7 hanggang 8 kalalakihan. Oo po. So, hindi niyo po alam kung saan dinala. Sinundan ko po yun ng 5%. Hindi ko po natagpuan ang anak po. Ayun, 5%, Mr. Chair, no? 5%. So, ganong kahira, ganong, so, ito, hindi siya kaagad-agad na pinatay. Hindi katulad nung, ano, no, yung iba nating case sa bagong silangan. So, ano po ba ito, Nanay Mercedes? Kinulong pa muna ba? Hindi po. Nakaramdam lang po ako ng lamig na katawan noong alas 11:20 po ng gabi. Mm-mm. Wala na po ang anak ko. So, pinatay na pala po patay siya. Patay na po yung anak ko. Tapos, itinapon po sa kung saan lang. Tinapon po sa NBBA, sa tulay po ng NBBA. Naniniwala po kayong pulis ang pumatay? Naka-civilian po sila. Kasi nakatapo po. Ang labas lang po mata. Naka-civilian. Naka-civilian. Naka-civilian po sila. Ang labas lang po mata, naka-bonnet po sila ng itim. Naka-ano po? Naka-bonnet po ng itim. Okay. Ah, naka-bonnet. So, itong kikita natin, Mr. Chair, no, doon sa pattern, no, na nangyayari, whether polisyan o vigilante, pero syempre sa definition ni Attorney Contis about the vigilante, no, kung mayroon tayo nakikitang pattern, so lahat sila nakabonet para hindi talaga makilala, no? So meron pong bukod po sa inyo, Nanay Mercedes, sino pa po ba yung hindi? Sino pa po yung nakakita? Yung pong pamangking ko. Ilan taon po? Ano na po, binata na po. Ang sagot po ng anong pamangking ko, Sir, bakit po, pabinsan ko po yan. Ang sagot po doon sa pamangking ko, pumasok ka, putangin mo, kundi papatayin din kita, babariling din kita. Okay. Saka po nung kunin yung anak ko, hawak po yung anak niyang 3 taong gulang. Ang sagot po ng pulis sa anak ko, ibaba mo yung anak mo, kundi pati anak mo, babariling ko. Kaya yung apo ko, tanda-tanda yung ginawa sa kanya, sa dada niya. Okay. So, nakikita natin talaga, Mr. Chair, no, yung lakas ng loob, no? Na itong mga policeman to, vigilante, na pumasok sa ganon. So, supposedly, kung policeman ito or ano, dapat poprotekta ito doon sa karapatan at ano na protection sa ating mga kababayan. Pero definitely, Sir at Mr. Chair, sa sinasabi sa situation po o sa nangyari kay Ma'am Mercy, Mercedes, na una-una, malakas ang loob, no? Parang wala silang kinakatakutan na magbanta, kahit na magbanta, no? Ng buhay ng tao. Whether sa harap man yan ng mga bata o sa harap yan ng mga relative. So, ganun ka katapang, no, yung pumasok doon sa bahay.
So pinapakita lang talaga dito, Mr. Chair, talaga yung ano no, yung uri ng impunity na nangyayari during the war on drugs. Before Congressman Flores, gusto ko lang pong sabihin sa taong bayan na ito pong hearing na ito ay tungkol po sa human rights violations. Tama po yung sinabi ni Attorney Conte kanina na naniniwala po tayo sa war on drugs. Di ba? Kung sabi mo, di ba? Pero hindi tayo naniniwala na dapat patayin. Oo, dapat patayin. Naniniwala po tayo sa isang democratic na bansa. Meron pong social, meron pong due process of law dito. Naniniwala po tayo that a suspect is considered innocent until proven guilty. Yun na yung paniwala po natin. Yan po yung kinakailang ipaliwanag po sa taong bayan na hindi po natin kinakampihan dito ang mga nauhuli na mga drug pushers o anuman ang kanilang kalagayan. Pero they should have a day in court. Hindi po dapat na pinapatay po yan. Yan po ang iniimbisigahan dito ng Committee on Human Rights. Yung pong human rights violations. And the extrajudicial killings, I declare, is clearly a human rights violation. Oho, Congressman Flores. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I just would like to ask Ms. Samson. Now, nagpakilala bang mga pulis yung mga pumasok sa bahay niya? Hindi po. Hindi, okay. Now, sinabi mo na hinanap mo sa limang presinto yung anak mo. Tama? Opo. Hinanap mo? Opo. Diba? So, every time you go to a precinct, sinasabi mo na nawawala yung anak ko, dinukot yung anak ko. Sinabi mong ganun? Opo. Okay. Ito ang tanong ko. May investigasyon bang ginawa ang any of the 5 precincts sa pagkawala ng anak mo? May ano po sa akin, anong magpunta kami ng munisipyo. Ano no? Ano yan? Nagpunta po ako ng munisipyo, nagpa-blatter ako. Anak ko po ay kinuha ng... Kinuha po ng mga... Tapadong lalaki? Opo. Okay. Now, ito ang tanong ko. May pumunta ba sa bahay niyo na pulis at nag-imbestiga? Meron po. Anong sinabi? Yung nga pong ano, yung anak ko po nga... Tinanong ba kayo? Kung... Imbestigador po ang pumunta sa amin na... Kaya nga. Ano po ang tinanong? Tinanong ba kayo kung ilan yung lakita mong lalaki? Ganyan, ganyan. Wala po pang pulis na pumunta sa amin. Walang pumunta ang pulis sa inyo? Wala po. Kahit na pinaalam nyo na dinukot yung anak nyo? Opo, wala po. Wala kahit isa sa limang presinto ang pumunta sa inyo? Wala po. That's my point, Mr. Chair. With the questions I had with Attorney Conte, the apparent absence of interest to investigate any of this, no? Even if we were to assume that they were not police officers, they should at least be interested in the fact that a law was, you know, violated. The house was violated, a person was taken against his will, and they should have, at the very least, conducted an investigation in that matter. That's, and it goes on for how many cases, eh, di ba? So the apparent lack of interest is a telltale sign that it's either one, they're actually involved, or two, they have no interest in protecting the citizens of the Philippines, or they're just not interested at all. I think we have to check on the rules of engagement of the Philippine National Police here because in the US, ang pangit naman sa US, eh hindi na po sila nanguhuli, nang-aarrest ng tao. Pinapanood na lang yung mga tao nagbabiolate because of perceived freedom. Oho, dito naman sa atin, eh pinapatay agad. Oho, ngayon we would like also to hear from Mary Ann Domingo, yung kanyang testimony. Sige po, go ahead, Mary Ann, please. Magandang hapon po sa inyo. Noong June 18 po, na-convict po yung 4 na kapulisan. Sa totoo lang, hanggang ngayon, nakasampa pa rin po sa Supreme Court yung apela po namin, di lang murder, na hindi naman po dapat 4 lang. Dapat po lahat po ng nag-operation nung time na yun, doon sa pagkamatay ng mag-ama, ay dapat kasama po. Yung time po noon, halos nawalan kami ng pag-asa. Halos... Nag-file po kayo ng charge sa korte? Opo. Na Supreme Court na po?
Apo, nag-MR po kami. Oh, pero pinatay din po yung anak nyo. Opo. Ah, magkasabay po pinatay yung mag-ama ko. Ah, mag-ama ninyo? Opo, yung asawa ko po, tsaka yung anak. Ilang taon na po yung anak nyo? 19 years old po. 19 years opo, old. Yung time po kami. Tapos pumasok po yung mga kapulisan. Tapos sabi po, searching lang po, may inaanap lang po sila. Tapos yung time po, sa pilitan po kami pinabababa. Nakatutok po sa amin na yung mga baril na mababa. Yung asawa ko po, kasi yung time po yung tulog po kami, biglang umakyat po sila. Yung asawa ko po, halos hindi na po siya nakatayo, nakaload na po siya, nakataas yung kamay. Tapos yung anak ko po, paulit-ulit po nagmamakaawa, nagtatanong ko ano po yung kasalanan namin, ba't nandun po sila. Pero sa pilitan po kami, pinababa ng mga kapulisan. Tapos nakita ko po yung anak ko pong babae, binitbit po nila, nasa van. Nasa loob po ng van. Ako naman po, sa dala po ng takot po, nagmamakaawa po kung makuha ko po yung anak ko. Kasi baka po saan po nila dalhin yung anak ko pong babae. Pero yung time po noon, hindi kagad nila binigay sa akin yung anak kong babae. Alos nagmakaawa po ako. Pagkabigay po nila nung anak ko pong babae, yun po, maya-maya may bigla na lang po kami narinig na po to. Binitbit po yung anak niyong babae? Opo. Sa loob po ng van. Isinigay po sa van? Opo. Pero hindi po siya pinatay? Hindi po. Yung asawa ko po, tsaka yung anak ko pong lalaki na iwan po doon sa loob ng bahay po namin. Kasi po, sa pilitan po kami pinababa. Tapos po, yung time na yun, yung pagkabaril po doon sa mag-ama ko, kanino po akong lumapit. Yung pagkabalik ko po doon sa iskinita po namin, ang sabi nga po, nasa hospital na po. Tapos sabi po nila, hanapin po daw namin sa pinakamalapit na hospital yung mag-ama ko. Yung ginawa po namin na kaming mag-iina, nag-spread po kami, naghati-hati po kami na kung saan namin hospital na mapunta. Yun nga po, natagpuan po namin sa MCU hospital po. Tapos po, may lumapit po sa amin na dalawang lalaki po. Nagpakilala po sila na isa po siyang soko tsaka funeral. Pero yung time na po yung pinababa po kami sa bahay, dinala po kami sa karsada, nandun na po yung dalawang lalaki, yung isang funeral tsaka yung soko po. Nalaman ko na lang po doon na sila po ay soko po tsaka funeral po. Na halos ikinabigla ko po yung time na yun, yung kinukuha po yung mag-ama ko para i-autopsy, kung magre-reklamo po daw kami, i-autopsy po nila. Hindi po ako pumayag kasi sa totoo lang, nakakagulat lang po bakit hindi pa po napapatay yung mag-ama ko. May autopsy, may soko na at may funeraria na po nung yung time na yun. Kaya yung time na halos kontrolado ng police na talagang papatay sila. Kahit hindi nila target, papatay sila. Kaya nakakalungkot lang na mawalan kami ng galang o tiwala sa mga kapulisan dahil sa ginagawa Mr. Chair. Nila. Mr. Chair. Yes. Go ahead. Marianne, sinabi mo na before pa pinatay, may soko na at saka may funeral, ano na? Opo, pero hindi, yung time po na nilabas po kami sa karsada, nakatayo na po sila. Kala ko po, mga kasama din po sila, mga police din po sila. Pero yung nasa hospital na po, nagpapakilala na po sila na yung isa po, funeraria na po, tapos isa soko. Tapos nagagalit nga po sila doon sa kinuha kong funeraria service na gusto nila sila ang kukuha sa katawan ng mag-ama ko, pero hindi po ako pumayag. Sobrang bilis ng response nila, nauna pa sila. Anyway, Mr. Chair, I'm done. Pambira. Sige po, tuloy po niyo, meron pa kayo nga sabihin. Tapos po, yun nga po, hindi ko po binigay yung mag-ama ko kasi natakot na po ako, baka hindi ko na po makuha yung mag-ama ko, yung katawan. Sa totoo lang, yung ginawa ng mga kapulisan sa amin, hindi lang sa akin,
sa aming mga nanay. Ang hirap po yung mga trauma, kung paano namin ititindig yung aming mga anak. Halos yung mag-ama ko po, two weeks po, nakaburol po sila. Tapos, hindi po sila mga drug pushers. Are they? Hindi po. Hindi po. Wala sa listahan ng mga drug pushing. Oh. Yung asawa ko po, dati po gumagamit po. Dating gumagamit? Po. Pero yung anak ko po. Ba'y nahuli na? Hindi po. Okay. Gumagamit po siya, pero siya po ba ay nag-peddle ng drugs? Iba po yung gumagamit, iba yung nagpe-peddle ng drugs? Nagamit po. Gumagamit lamang. Hindi po siya nagbebenta ng droga. Apo. Yung anak po ninyo? Hindi po. Anak po siya. Hindi gumagamit po siya. Apo. Ano po ang trabaho niya? On-call waiter po siya. On-call waiter. Tapos po nag-ALS po siya, alternative learning system po. Tapos po yun nga po, hanggang ako na rin po yung nagsumikap na po, inalis po si Ario si Duterte po. Pero kinasuhan niyo yung superintendent? Opo, si Ali Jose Duterte po. Sino po yung, ano pangalan ng superintendent? Ali Jose Duterte po. Ani? Jose Duterte. Duterte ang apelido. Saan po? Sa Caloocan po ba yan? Opo, sa Caloocan po. Kamag-anak po po siya ng former president? Sabi po. Nasaan na po siya ngayon? Retired na? Ko po alam. That happened when? Yes, Attorney Conti. Yes, Your Honor. Ali Jose Duterte, Police Lieutenant Colonel, if I believe, was the Special Operations Unit District Chief in Caloocan, Northern Police District. He was allegedly a relative of the president. Parang pamangkin sa pamangkin. But of course, that's irrelevant. But what we know is that he came from Davao. So he clearly is a Davao boy. And after the killings, the spate of killings, he was recalled. We believe he was brought back to the province. We have no trace of him now. Pero nung time po niya, nauso po yung commendations. Kaya dito din kami medyo nainis. Nung po sa operation ni Nanay, when we went to the Office of the Ombudsman for preliminary investigation, parang one of their arguments was that this is a legitimate operation and you cannot file charges against us. Because look, we've been commended even for this operation. And it was so mortifying kasi somebody died in a police operation and you're commending people for such. Mr. Chair. Can I have the motion to invite Superintendent? Ali Jose Duterte. Before the motion, Mr. Chair, you were the one who filed the complaint against the party? Yes, sir. And you included Lieutenant Colonel Duterte in the complaint? Yes po, kasi po, the first police report that Nanay Marian gave us was signed by Ali Jose Duterte, claiming that it was his operation and name-dropping two other police officers. So initially, there were only three police officers that we included in the Attorney complaint. Attorney Conti, pero wouldn't it be a stretch also to include him in the complaint if he was just a signatory of that letter? He was the team leader, Your Honor. Well, as team leader, was he present when the persons were taken from the home? Yes po. From a reading of the police report, he was present on site. He was present? Yes. Identified by the witnesses naman? Well, in the... Kasi po nakamask din sila eh. And yung iba nakilala ni Nanay. Pero there were a lot of police officers, up to 20 police officers. In the submissions to the preliminary, to the Office of the Ombudsman, sabi po niya, nandun siya sa perimeter. I'm asking these questions para at least naman fair tingnan, di ba? Yes. Pangit naman na... Keshot siya yung head, in-include siya. And lalo na because with the family name is similar or the same as that of the former president, di ba? That's why I'm asking you exactly what type of evidence did you have to tie him up to the case.
and whether or not the dismissal as against him was also justified. Yes po. The evidence that we presented that included his name were the pre-operations report, the coordination report, where his name appeared as among the operatives. In the resolution of the Office of the Ombudsman, they said that the direct liability for the killing would be upon those who pulled the trigger. Kumbaga yung umamin po na we shot back, kumbaga. Kasi meron po silang position paper na ganun ang kwento nila. Nag-operation sila, ito yung perimeter, tapos nung natdama nung mga suspect, quote-unquote, na police ito, binaril sila, and then may apat na police na who shot back. Okay. Now, did any of the persons who testified mention that Colonel Duterte was present during the operation? They did not raise that, but they mentioned that there were other 17 police officers. Kumbaga, they confirmed po the submission, and the name of Duterte is in the submission, the joint position paper. One of the 17? Yes po. Okay. In that case, Mr. Chair, then I would move that we invite, is he retired? Hindi na nga po namin matrace eh. Ah, okay. I don't know the whereabouts of this person, but with Lieutenant Colonel Ali Jose Duterte. Duterte in the next hearing, Mr. Chair. I so move. Second. Wala. There's a motion and seconded that we invite Colonel Ali Jose. Ang lalaki siya. Ang lalaki po. Ali Jose Duterte. A-L-I. In the Jose. Next in the next hearing. Hearing no objection. Same as approved. Sir Chair, tatanong ulit. Yes. Very interesting yung kwento no nung ating sinanay ma. Talagang nagsikap siya na maghanap ng ebidensya. Tama po ba? Opo. So, naghanap siya ng ebidensya despite na sa mga huli kasing kwento, nakamas din, so hindi ma-determine. So, kay Nanay Mercedes, talagang naghanap siya ng ebidensya. So, pwedeng ikwento niyo po. Ay, by the way, Attorney Chrissy, meron ba tayong nakuhang ano? Meron ba tayong nakuhang parang official na operation doon sa ano na yun? Meron tayong nakuha. Kaya nakuha niyo ba yung listahan? Yes, Your Honor. Okay. The pre-operation report and the coordination report states the name of the all the operatives and we included Tony Conte, that. Bakit nakaabot sa Supreme Court? Because Your Honor, when the resolution was issued, it was only an indictment against the four police officers. Sabi po namin, parang hindi pa namin matanggap yun kasi it was not homicide. Kasi ang itsura po nun, parang naniwala sa police na napatay lang nila. Sabi po namin, meron kaming witness na ang sabi niya, pinatay siya ng, kumbaga, by a team. And if there is conspiracy, the act of one is the act of all. Hmm. Kaya po nung pinag-akyat namin sa Supreme Court, the decision was on a technical point. Ang sabi po nila, it is the Office of the Ombudsman or essentially the prosecutor which should resolve. And kumbaga, we are not in a position to change it. So, it's a legal/technical ground. Kaya kumbaga, hindi kami ang dapat yung paniwalain, dapat yung ombudsman because they have the power to do so. But we are still waiting for the resolution on our motion for reconsideration on their decision. Attorney Conte, with the permission of the chair, the decision of the court convicting the four officers, did they say that, what was the conviction? The conviction was for homicide. Homicide? Yes, po. That they homicide. Intentionally shot and killed the person or? Unintentionally. Di ba? By returning fire. Well, intentionally, kasi binaril nila, no? Pero, but that they shot, they killed the person. In defense or? In a sense, in defense, pero ang may isa pong point kasi dito about forensic evidence. Because we were able to present Dr. Raquel Fortun, but her examination occurred only 7 years after the incident, kaya medyo limited. But nevertheless, the court found that, kasi po yung defense ng police, kung ano yung parang pinaulan lang nila ng bala, parang
di nila sinasadya. And this is similar to what the defense in Jemboy, Your Honor, in the case of Jemboy, parang binaril-baril lang yung bata pero hindi nila pinatamaan. And that would be unlawful discharge of duty. Dito po sabi ni Dr. Fortune, the injuries are not consistent with the story of the police. Ay, hindi ko makuha eh. Like, is it four persons returning fire or... Huh? Yes po. If they were returning fire, then why were they not acquitted on... Well, the, not actually yun po yung problema dun sa most decisions. They would be silent on that. They would just say that. Kasi kung this, nag-return fire lang, they were defending themselves, they were enforcing the law, then they should not at all be convicted, di ba? Well, it's technically, kumbaga, hindi po yun sinabi outright ni judge. But the judge says here that the narrative of the prosecution is more compelling, is more believable than that of the defense. So if the narrative is that they dragged them out and shot them, wouldn't that be murder? Well, yeah. And in fact, we think, Your Honor, that this would be a basis na for the Supreme Court to rule to reopen a preliminary investigation. That was actually one part of the decision sa ombudsman sana na mas mag-investigate pa kasi hindi pwedeng by paper lang po yung submissions doon sa preliminary investigation. Okay, and if they said that the narration of the prosecution was more believable, then shouldn't there be conspiracy to be present dapat, di ba? That should include all the other police officers present? Yes, Your Honor. During that operation? Yes, it diba? Should open the... It should follow, di ba? Na if they believe the narration of the prosecution, then the narration was that they were dragged out and in cold blood killed, di ba? Yes po. Unfortunately, parang may mix lang talaga of the narratives na. Hindi talaga buong-buo yung kay nanay. Kasi the court also said that the accompanying qualifying circumstances of intent, ganyan. We were unable to prove it. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Chair. So they were convicted for homicide? My yes, goodness. Your Honor. Should there not be a mistrial on that? Sorry. Your Honor, the difference between murder and homicide would be just the qualifying circumstance. Kung may namatay. If the qualifying circumstances that we allege were treachery, yung abuse of superior strength, yung abuse of superior strength, sabi lang ng, sorry, sabi ng ombudsman, we had to show hindi lang yung in terms of numbers but also in terms of like physical strength na gaano katangka, gaano ka, etc. I mean, they had a more exacting definition for abuse of superior strength. But it was 17 versus 2 people, parang ganon. Or 20 rather, versus 2 people. So anyhow, yung appreciation of the qualifying circumstances, hindi lang talaga mahirap eh kasi si nanay, we had her testimony versus that of the police. Yung sa police, what the court appreciated was, and if I may quote, it was incomplete justifying circumstances. So yun yung sort of self-defense na could also be parang lawful defense, lawful performance of duty. Naniniwala ang court ron. May parang ganon, pero naniniwala siya kay nanay. Pero at the same time, naniniwala din siya sa police. So that's the legal fiction that we were able to... Nasaan na yung mga police ngayon? Are they in jail or... No, Your Honor. They were able to post bail post because bail. This is bailable. 80,000 pesos in 2021. And the bail subsists until the decision is made final by the Supreme Court. So hanggang siguro... Opo, iakyat pa po to, CA and then Supreme Court kasi hindi naman po to death penalty case. Hindi siya reclusion perpetua. In fact, yung kanila pong penalty is from 6 years, 8 months and 21 days to 8 years, 1 day to 10 years of prison mayor medium as maximum. Kasi po may mitigating na... Kaya medyo
parang incomplete din para kay nanay kasi it doesn't feel full vindication. My goodness. Mr. Chair, as the lawyer handling the case, do you think that this is some form of a legal and moral victory on the part of the victims ba? Moral victory, yes. Kasi this is one of the few cases that we brought to court and we're able to secure a conviction despite... One out of the thousands. But in terms of legal, again, we lost on the issue of what the charges should be. And then second, who the charges should be against. Kasi ang lalabas po, foot soldiers ang makakasuhan sa mga korte natin. Hindi yung nag-utos o kaya yung mga kasamang nag-operate. There was also testimony that the victim's mother was the one who secured all the evidences. Yes, did you get any help or support from the National Prosecution Service? Una po sa investigation, hindi po maayos yung kanilang investigation at paglilinis ng crime scene. When the crime scene was turned over to the victims, merong pang basyo ng bala. Eh si nanay nga, siya na ngayon kumuha ng basyo ng bala. Kumuntik na nga dyan dalhin sa akin. Kaya lang sumakay po siya ng LRT at makapo tumunog. So naitapon niya yung basyo ng bala. Kaya ganun yung itsura ng investigation namin, haphazard. Pero second, when we went to court, the prosecutor assigned to the court is a certain Darwin Cañete, who is quite notorious as a supporter of these killings. In 2016, when the killing happened, he was called on site. Pinatawag po siya dun sa lugar around 2 a.m. And he issued, yes po, he issued a report on this matter saying that, well, repeating the police narrative and stating that the family was not willing to pursue the case. This report was submitted as defense evidence. He testified, the public prosecutor testified for the accused in this case. How can you be the public prosecutor and testify for the accused? Well, we secured, I know, Your Honor, it's quite ludicrous, but because we were able to secure authority to prosecute this case privately. Yeah, but you were under the control and supervision of the public prosecutor, correct? Well, with written authority, that's what the judge allowed us. Leeway. So the person supposedly controlling how the prosecution should go was testifying against you? Yes, Your Honor. We tried to oppose it. That's weird. Is he still a prosecutor now? Yes, Your Honor, assigned to the Regional Trial Court of Branch 1. I think we should call him. We should invite him to be here in the next hearing. So, is there any motion to that effect, please? I think, Mr. Chair, I think Congressman Flores wants to ask further questions regarding the sudden shift of alliances of the prosecutor's office. Supposed to it's so hard to I'm sure that they were having a hard time prosecuting the case, and it's gonna be more difficult if you're under the supervision and control of someone who's testifying against you, Mr. Chair. We have a motion to invite him, so you could be able to ask him the question. What's the name of the prosecutor? The deputy city prosecutor of Caloocan, Darwin Cañete. So Mr. Chair, may I request the good lawyer to provide the committee a copy of that document that she's saying that the prosecutor made to favor those people who are being accused? Meron, sabi nyo kanina, meron po siyang position na ginawa. Yes, Your Honor, the report of the prosecutor. Do you have the actually, copy? Your Honor, we can also submit today a copy of the decision where it is reflected that the prosecutor testified for the defense. Okay, very good. But we will forward the report. And also, Your Honor, if I may volunteer, the coordination report and the pre-operation report where the name of Colonel Duterte appears. Okay. Oh. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to make a motion that we invite Assistant City Prosecutor Daniel Cañete. Darwin Cañete in the next committee hearing, Mr. Chair. Is there any second? Anyone seconded that we invite Assistant Prosecutor Darwin Cañete to the next hearing?
Hearing no objection, statement is approved. We now would like to hear the testimony of Salvacion Ramos. Niyo ba siya, Salvacion Ramos? Good afternoon po, sir. Opo. Ako po si Salvacion Ramos. Nag-testify na po kayo kanina? Hindi pa po. Say, go ahead. Sige po. Yung anak ko, si Christita Ramos, pinatay po noong February 18, 2017 po. Kailan taon na siya? 34 po siya nang pinatay, pero ngayon 7 years, mag-8 years na po siya, sir. Napatay po. Kinuha siya sa anak ko po, surrendery po, dito lang sa aming barangay. Kaya natatakot po ako, sir, kasi kapitbahay ko lang yung barangay, saka Station 6. Natatakot po ako mag-testimony sana. Pero gusto ko ang hustisya ng anak ko. Pinatay po siya, nag-surrender po siya sa 6. Sinasamahan ko pa siya, sir. Kasi sa totoo lang po, gumagamit na siya ng droga. Ngayon, bilang ina, tinulungan ko siya mag-surrender. Sa so, nag-surrender po muna siya? Opo. Sa barangay namin, dito sa Batasan, tsaka dito sa Station 6. Malapit lang po, sir. Kaya po, sir, natatakot ako sa testimony ko ngayon. Kung gusto ko parating kay Congressman ako, kababayan ko po yan eh. Gusto ko istorya sa kanyang nangyari sa pamilya, sa anak ko. Kay Congressman ako, kung naghingi po ko sa kanya ng tulong at sasabihin ko sa kanya kung paano pinatay yung anak ko. Tapos, kinuha yung surrendery na po yung anak ko, pero nung nagbilang lang kami ng month, kinuha na yung anak ko sa loob ng bahay namin. Babae po yung anak ko, sir. Kinuha po siya sa loob ng bahay namin. Binitbit po siya, tapos binaba doon sa harap ng bahay namin. Tapos, binaril po siya, sir. Nakalista bilang drug pusher? Hindi. User lang po, sir. User lang po siya? Opo. Wala naman kami, sir, pera kung drug pusher kami. Dapat bakit niyo po siya nag-surrender kung user lamang siya? Nuno po ng barangay yun, request ng barangay na lahat ng mga addict sa amin ay mag-surrender. Mag-surrender po. Tapos nung kinuha na siya po sa loob ng bahay namin, apat po sila, sir, naka-civilian po, naka-sombrero, naka-bonnet, tapos sila, mata lang po, sir, makikita mo sa kanila, tapos naka-jacket po sila. Pero nung natapos nila napatay yung anak ko, nakita ko naka-black shoes sila, sir, apat sila eh. Pero isa lang ang bumaril sa anak ko. Binaba nila yung anak ko sa bahay ng kapatid niya kasi magkadugtong lang po yung bahay namin. Binaba po sa harap ng bahay namin. Binaril po siya, sir, dito sa puwet, una. Tapos, yung tatlo po, sa ulo na po. Tatlong putok po yung sa ulo ng anak ko. Wasak na wasak po yung ulo ng anak ko sa likod. Gusto ko siya po, sir, yakapin. At tinawakan ko yung ulo niya. Hindi ko pumawakan kasi wasak po yung bungo niya. Ginawa ko, pumuha po ako ng kumot sa bahay. Para ibalot ko sa ulo niya, para maakap ko lang po siya. Pero hindi pa rin po satisfied po, sir, ang isang kumot. Nagkuha pa rin po ako ng isa. Tapos binalot ko po yung ulit ng anak ko. Doon ko po siya naakap. Naakap po siya ng wala na siya, pero sir, hiningo. Patay na yung anak ko. Tapos sumisigaw na yung kapatid niyang lalaki na may asawa na, Mama, habulin ko po sila. Ihabulin sana ng anak ko kaso may kapitbahay ako na nagharang sa kanya kasi apat po sa sir eh, may mga baril po sila. 45 po yung baril nila. Hinabol sana ng anak ko. Hinarang lang po yung anak ko. Sabi ko, anak, dito ka lang kasi baka lahat tayo papatayin na mga yan. Wala tayong magagawa. Tapos nung nakaano na po, sir, nakahandusay na po yung anak ko. May media po dumating. Ang dami pong media ang dumating. Nagulat na lang ako paglingon ko po, may mga media na. Tapos after mga minutes, sir, dumating yung suko. Pagdating ng suko, nakita ko na po yung kanilang migaan, sir, na kulay orange na doon paglalagyan ng anak ko. Tapos may isang SPO1 Irineo na tandang-tanda ko po yung pangalan niya ng taga-suko na, Nanay, huwag mo padala yung anak mo kasi malaking babayaran mo dyan. Sabi ko, salamat po, sir. Salamat po, sir, sa pagturo mo sa akin kasi ang po ako eh.
wala akong alam sa mga ganyang kaso. Saka, namatay po yung anak ko, wala akong alam. Hindi ginawa ko, napitan ko po yung pinakahid ng suko. Sir, sabi ko hindi ko papadala po yung anak ko sa inyo kasi wala po akong pera. Nanay, anong gusto mong punerarya? Sabi ko, tahuna na lang po. Ngayon, tinawagan po ng suko yung barangay. Walang barangay pumunta sa lugar namin po, sir. Andoon sa highway ng San Mateo Road, nakatayo lang yung sasakyan nila doon sila. Kinuha ng suko yung radyo niya. Sabi niya, akin ang radyo mo. Tatawagan mong tahuna kasi gusto ni nanay tahuna ang mag-assist anak niya. Wala po baterya, sir, ang aking radyo. Ginawa ng suko, pinukpok sa ulo niya, yung isang barangay. Pinukpok sa ulo niya yung radyo niya. Sabi niya, itatapon ko yung radyo mo, malis ka dito sa harapan ko. Bigyan mo ako ng number ng tahuna. Binigay po sa kanya at saka natawagan po. Pasalamat din po ako sa isang suko na nagbigay sa akin ng impormasyon na ganun, sir. Para wala po ako babayaran. Kasi wala naman kami, sir, pera. Hirap na hirap po kami. Wala pa ko asawa. Niwalayan pa ko ng asawa ko. Tapos, ginawa ng ano, ng media. In-interview po ako, sir. Yung ano, yung news, 24 oras, sir, ng interview sa akin. Sabi ko, bakit hindi mga drug lord ang pinapatay? Bakit po kaming mga mahihirap ang pinapatay? Bakit hindi nila kaya ang drug lord? Kami lang ang kaya nila. Yun ang salita ko po sa media. Sa dami nila, nagsalita po ako, sir. Pero nung dating sa pag-news, news sa news nap, sir, may nakita daw droga sa bulsa ng anak ko. Oh, tapos, kinuha ng suko ang, ano, ang mga plastic man lang yun, sir, sa kalighter sa bulsa ng anak ko. Pero walang droga kasi sinurrender rin ng suko sa amin yun, eh. Nakuha nila. Wala naman nakuha, sir. Tapos, ano na, nung naano na imbestigahan na ng suko, malis na yung suko, tapos pinakuha na ka sa tahuna yung mga anak ko, yung mga media nandyan pa po nakaantabay sa amin. Sabi ko ng ma'am, mga sir, pwede po, wag nyo na kami anuhin, imi-media kasi naano na ako, nahihiya na rin ako. Sabi ko gano'n, di umalis na yung mga media, tapos umalis na po sila. Tapos umalis na po sila, sir. Nung umalis na po yung media saka yung ano yung suko, dinala ko na po sa tahuna yung anak ko, sir. Yun lang po, sir. Maraming salamat po sa inyo. Is there any of our colleagues to ask questions, please? Chair, Congresswoman Rosas. Tatanong ko lang, chair, yung tahuna ba ay pulis ang may-ari ng Hindi general? Po, ma'am. Hindi po, ma'am. Kasi parang meron ba dito pulis yung may-ari ng napuntahan na ano? Wala, ma'am. Tumulong sa amin, ma'am, eh. Kami lang po. Ako lang po naglakad sa lahat sa mga anak ko. Hindi po ako humingi ng tulong sa government, ma'am. Sa relief ko po. Tsaka sa simbahan lang po ang nagtulong din sa akin para mapalibing ko po yung anak ko. Mr. Chair. Miss Salvacion Ramos. Before, na-mention mo kanina na sinamahan mo yung anak mo para ma-surrender sa barangay. Tama? Opo. Kailan, anong date yun, kung maalala niyo po? Kasi February po siya namatay. Kumbaga, nilista po siya ng January po. Anong year po yan? 2017 po. 2017. Pero before that, before January 2017, nasa listahan ba yung anak niyo sa barangay na gumagamit ng May drugs? Kaso po, pero wala po. Basta nag-ikot lang yung barangay, ang barangay doon na lista, ililista daw yung mga naggagamit ng droga. Pero sa dami po ng nakalista sa lugar namin, anak ko lang po ang pinatay doon. Pero ang tanong ko po is prior to January, before January nung sinurrender mo yung anak mo, included ba yung anak mo sa listahan ng barangay? Opo. Included na siya? Opo. Okay. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, gusto ko lang balikan yung tanong ko. Kasi Mr. Chair, there are reports na mga... Kasi yung bigla, di ba? Yung bigla, nandun na agad yung punerarya. Tapos ano, oo, parang alam kung anong mangyayari. So Mr. Chair, babalikan ko lang yung tanong ko ng may mga may-ari o may, baka may pattern tayong makita na may-ari ng may commission ng funeral parlor ay mga police, Mr. Chair.
So, si Miss Lori, oo. Magandang hapon po. Yung sa anak ko po, yung pinakamahirap na nangyari ay yung pinagpasapasahan yung aking dalawang anak sa mga purinarya. Tapos kamukat-mukat mo pala, ang may-ari ay pulis. From Camias to Muñoz. So doon sa Muñoz siya. Anong pangalan po ng punerarya? Lights Funeral po, Parlor. Pulis po ang may-ari? Opo, retired daw po. Oh, alam niyo pangalan? Ay, hindi na namin po inalam eh. Dalawang anak niyo napatay? Opo, dalawa po yun. Dito rin po yun sa Quezon City kasi taga Quezon City din po kami. Magkapit bahay po kami nito ni Ramos. Anak ninyo, ilan taon po? Dalawa po, yung panganay ay 34, saka yung bunso po ay 31. Yung panganay po ay isang security guard na may apat na anak, tapos yung bunso ay 31, binata po. Sila po ba ay user ng drug? Opo, dati po. Pero bago pa po umupo si Duterte, o wala pa siyang balak na maging presidente, huminto na po sila, kaya nga po may trabaho na eh. Kasi malalaki na po yung anak nung aking, yung namatay po na 34 years old. O, palagay ko hindi magiging security guardian kung... Opo, may mga ano po yun sir. Eh. Requirements po yun, lalo pa yung drug test sa kanyuro po. Salamat po ng marami. Meron pa po ba na nais magsalita? Ipagibigyan po natin ngayon. Sino po ho? Is there anyone else that would like to say something? Doon po rin kasi sa Seven Massacre. Sige po, sige po. Ari rin po ay polis. Alin po yun? Alin po yun? Starlight. Ang pinakilala po sa Caloocan. North Caloocan po. Nauuna sila kaya sa polis. Bali, nandun po sila sa nung crime scene na kinukuha na po nila yung mga patay. Sabi ko, yung sa anak ko po, sabi ko sa Soko, pwede po ba iwan niyo yung sa anak ko kasi meron po akong puninarya na kausap. Tapos sabi naman nung Soko, sige po, pick upan po tayo. Pagdating daw dun sa puninarya, kukunin ko na yung bangkay ng anak ko. Pero ang ginawa po ng puninarya, hinarurot po yung takbo ng sasakyan nila. Eh siyempre, kami naman po, hindi namin alam kung saan namin susundan. Pagdating po doon, markila po ako ng tricycle, pinaharurot ko rin po yung tricycle. Pagdating po doon sa puninarya, kinalsoan po ng mga anak ko yung gulong. Di bali, nag-aanuhan na kami, tigilan kami sa sasakyan. Tapos yung pala, may CCTV. Nakita kami nung may-ari na bagong gawa lang daw yung sasakyan niya. Tapos sabi ko, niya sa anak ko, ikaw, bakit mamaya nasira mo yung sasakyan ko, bagong gawa lang. Sabi ko naman, sige po sir, kung ano po yung damage, babayaran ko po, lakas loob po ko noon. Kasi gano'n na po yung nangyayari sa mga ibang biktima. Pag dahil mahirap ka, di mo na matutubos yung bangkay. Dahil ang servisyong inihingi nila ay 50,000. Tapos sabi ko, sir, kung sa inyo po namin iaano yung servisyo, magkano po ba? Sabi niya, conforme po kung namatay sa bahay or sa kalsada ay 25, tapos sa labas po ay 50. Di bali sabi ko po, hindi ko po kaya yun, sir. Wala po kaming pera. Sabi ko sa kanya, sige po, sir, kung ano po yung damage nung sasakyan, babayaran na lang po namin. Lakas loob po ko noon. Tapos nung bali pinakiusap po sa mga anak ko na makikipag-usap ako dito sa pulis, kayo naman, pick upin niyo yung kapatid niyo, huwag kayong pumayag na doon niyo ibigay sa nila yung patay. Yun, nag-usap kami ng pulis. Sabi ng pulis, sige po, kunin niyo na po yung bangkay ng anak niyo. Tapos yung iba pong mga nanay, hindi po nila nakuha yun sa kanila kasi po naipasok na sa loob eh. Pag nandun po naipasok na sa loob ng puninarya, hindi nyo na po sila pwedeng tutubusin. Ganun po kahirap nung
2016. Napakahirap po talaga nun. Kaya ako po talaga nun, lakas loob po ako. Kasi nakakita na ako ng mga patay nung mga nauna, na sunod-sunod na patayan. Nabubulok po yung mga patay sa Puninaria dahil walang pantubos yung pamilya. Ganun po. So, kilala niyo po yung may-ari nung Starlight? Hindi po, mukha lang ng pulis. So, anong pangalan po yung Puninaria? Starlight po. Starlight. So, my colleagues, what will you do? What will we do with the Starlight Puninaria? Halos lahat po ng Puninaria dun sa North Caloocan, puro pulis po ang may-ari. Jara. Yung almo lang po ang mura maningil. Kaya siguro gusto ng pulis na maraming mamatay dahil sa pulis ang may-ari ng Puninaria. Sabi po ni Duterte, magtayo na po kayo ng Puninaria kasi nga maraming papatayin ng mga adik. Ayun ang itayo po. Tapos yung mga pulis po na mga pumapatay, wala raw pong makukulong. Kaya yung Puninaria, kikita po. Ganun po ang sistema. Talagang sinabi yon? Opo. Ni Duterte? Opo, sinabi po ni Duterte. Kaya nga yan po yung mga pinangahawakan namin na mga binitawang salita ni Duterte. Yes, Congressman Akop. Madam Conti, meron po bang sa grupo ninyo makapagsasabi na yung para bang mapping kung saan nangyayari yung allegedly 6,000 plus na pagpatay? Unfortunately, Your Honor, wala po. Because we work with Rise Up, limited kami dun sa kausap ng Rise Up. But there could be groups. Some journalists who covered these killings can actually map kahit a portion of the killings, but not all the killings. Yun po yung problema. Kasi yung journalists, yung night crawlers, parang ganun. Yeah. Ikaw ba, hinabol po nila yung night beat na nakikita nila yun. And sabi po nila, if you look at their pictures, the photos on their cellphone have metadata and have geographical information. Yun, pwedeng i-map. But none of the journalists have publicly come out with this report or this summary yet. Yet. Kasi para malaman po natin kung sino-sino po yung mga boss doon sa lugar na yun, kung saan nangyari itong mga pagpatay na ito? Your Honor, if I may go back to the, I think, initial invitations. The initial invitations were for the groups that were monitoring the killings. So this is the HAS from the UP Third World Study Center. And I don't know about the drugarchive.com of the Ateneo Policy Center, Your Honor. Sila po yung hindi lang nga parang mapping, kundi pati yung charts na when the killings happen. Have we invited the representatives of these institutions, Mr. Chair? No? Mr. Chair, I think we should because at least... Yes, go ahead. You can make a motion about that now. At least there's a study conducted by a reputable institution like Ateneo. So that would give us at least an idea on whether the killings was done in a particular area in connection with the business of Puninaria. I mean, so I guess, Mr. Chair, with the indulgence of Chairman Romeo Akop, I move that we also invite. Can you cite again the Ateneo? Ateneo Policy Center of the Ateneo School of Government. This was the research drugarchive.com. of Dr. Clarissa David, and then from the HAS.com, this is the study by the UP Third World Study Center, UP Diliman. So may I request, Mr. Chair, that we send an invitation to Ateneo Policy Center
headed by Dr. Clarissa David. Clarissa David, and also to UP Policy Center. Third World Studies. Third World Center, Studies. With Joel Ariate. And yes. With Joel Ariate as our next resource person, Mr. Chair. So move. Well, second to that. Okay, it's moving second to invite those people. Hearing no objection. Approved. Any more testimonies? Mr. Chair? Congressman Jacob, go ahead. May I request na yung taga San Mateo see me and my staff after this conference or this hearing, Mr. Chair, kasi minention niya yung pangalan ko eh. So, sige po, kausapin daw po kayo ni Congressman Jacob. For your information, Mr. Chair, San Mateo is not under jurisdiction. Ang lang po jurisdiction ay 2nd District of the City of Antipolo. Yun po yung kwan. Kababayan ka raw niya. Kaya... Okay lang. Yeah, sa Facebook, sa Google po, na lagi kayo mahiring dito sa Congress. Tuwang-tuwa po ako sa iyo. Alam niyo, Mr. Chair, when the Committee on Public Order and Safety started investigating alleged drug bypass operations, yung first na hearing, the office of the chairman, Congressman Dan Fernandez, and my office received so many letters from different parts of this country. Mm-hmm. Para lang sinasabi nila sa amin na ganun din ang nangyari sa kanilang mga kapatid, kamag-anak, at mga magulang. Ganun po ang nangyari, Mr. Chair. So, may I request that the resource person see me and my staff after this hearing. Thank you. Sige po. Makakausap niyo. Okay. So, if there's no more witness that would like to testify here, then I would like to hear a motion to suspend. Mr. Chair? Yes. Congressman Jacob. We suspend. I was intrigued by the statements of Sister Leonor. Totoo po yung sinabi niyo eh. That during that time, when kumbaga ito yung pinakamalaking issue, we remained silent. Tanggapin na po natin yun. Totoo naman eh. Kung totoo, aminin po natin. But sister, siguro tumahimik ang mga tao, lahat po, dalawang bagay lang po yun eh sa aking analysis. Number one, it's because of fear. The other reason is because of the approval of certain sectors of society. May I explain? Yung approval ng certain sectors of society, sinasabi noon ng mga tao na nasa barangay, tumahimik yung lugar nila. Nakakalakad na po yung anak nila ang nakaka-uwi kahit sa gabi na naglalakad. So, merong approval ng ibang sektor ng ating society noong panahon na yon. And maybe this, ito po yung mga rason kung bakit may katahimikan. Because of these two reasons. Yun lang po ang aking analysis. Kasi, I think it was on my last term, last 3 years ko, sa first run ko sa Congress nung nangyari ito. Hindi rin po natin masasabi na kasalanan ng mga leaders natin yon, sister. Kasalanan po natin eh. Bakit? Hindi naman po sila maupo sa pwesto na yon kung hindi natin po sila binoto. Di po ba? Eh kahit hindi natin ibinoto, for your information, we are a democratic country where the majority rules. Di po ba? Kahit hindi natin siya binoto, pero siya po ang nanalo. And we are a democracy. Majority rules. So, these people came into power and their policies were the ones implemented. So, ganun po yun ang nangyari. Now,
kung titingnan po natin yung ating niluklok, if we compare it to the different presidents of this country, siya po ang pinakamataas. History will tell us. And up to now, if you ask the ratings, meron pa rin siyang sizable na popularity. Hanggang ngayon. O sabi nga ni Congressman Franz at saka si Congressman Adjong, sinabi nila, they will run for the Senate. So, nasa inyo na ngayon iyong decision. The other one, Attorney Conti, I think you will bear me right na iisa lang po yung MO eh. Modus operandi ng mga pulis. Pag namatay, sabi, nikipag self-defense. Tapos may lalabas na sachet ng illegal drug. Tapos normally, 38 caliber na revolver. Defaced ang serial number. More often than that, if you look at the report, ganito po yun. Ang nangyayari. And we have seen this doon sa aming investigasyon dito sa Kongreso. As a matter of fact, ang last na inibistigan namin is yung nangyari po sa San Juan, Batangas, na yung isang policewoman ang bumaril doon sa alleged drug source. Yun po yung kanya. So, kung titingnan po natin almost all of the 6,000 plus, ito yung modus operandi. And may carry over pa rin yung MO na yan. Why? Because we have had received reports na yung may mga alleged bypass operations, pero hindi bypass operations ang nangyayari. Kinikidnap na nila yung tao, tapos sinasabi nila bypass operations. Yun po ang aking observation, Mr. Chair. Marami pong salamat. Mr. Chair. Yes, Congresswoman Rosas. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, first of all, Mr. Chair, this is the time na pwedeng magawa na ang Marcos administration yung justice na dapat niyang ibigay dun sa mga biktima. And I think it is about time dahil 2 years, 3 years in possession ay mahaba-haba na rin para mabigyan talaga ng puwang ng hustisya yung mga biktima ng human rights violations during the time of the Duterte administration. So this is it. Ito po yung time na yon na dapat i-prove ng Marcos administration na kaya niyang magbigay, mag-implement, ayusin, baguhin kung ano man ang kanyang gawin. No? Basta mabigyan niya ng hustisya yung mga mamamayan natin na biktima nito. And second, Mr. Chair, yung ihahabol ko lang, Mr. Chair, yung mga nag-testify kanina, baka pwede pong makakuha or makapag-submit ng police reports kung available. Kung available lang naman, ano, all of those na umattend, syempre yung may mga names naman nung victims, tapos yung date of death, tapos kung merong police reports na available sa kanila. We will also ask this sa next hearing kasi, Mr. Chair. Doon naman sa mga police. Can you please do that, Tony Conti and Ms. Litao? Yes, Your Honor, and perhaps we can submit whoever would like to submit their incidents, even those who did not testify, but shared to the committee who the relative. We can submit everything that we can have. That would be good, Mr. Chair. Thank you. Thank you, po. Yes, Chair. Congressman Flores. Mr. Chair, first, I would like to commend everyone who came here. Now, I know it took a lot of courage and guts to be present here and testify now. And I'm sure that you still fear for your safety, despite the fact that it's under a different administration, you know. So, we'd like to thank each and everyone for coming out, no, and sharing their stories with us. But another thing, Mr. Chair, is that I'm really disappointed in the lack of or the absence of interest of our PNP in at least man lang, no, showing that they pretended to
to care for all those who were killed by even just making up some form of investigation as to who were responsible for these deaths. No, from the very limited resource persons that we've had here compared to the thousands who claimed that their loved ones were killed during the drug war, parang there was little to nothing that was offered by our police personnel in terms of support and investigations as to the things that happened. So I'd like to thank the chairman also for continuing with these hearings, and hopefully we can get more answers in the next few hearings. Thank you, Congressman. Mr. Chair. Yes, Congressman Caso. Thank you, Mr. Chair. Bagamat hindi nakapagsalita yung lahat, no, mahirap talaga, Mr. Chair, na balikan yung tragedy, yung tragic na nangyari sa kamag-anak. Tignan niyo po, 7 taon na ang nakalilipas, pero habang kinukwento nila ay sumasariwa talaga yung mga pangyayari. At tayo nga, kahit na hindi natin nakita yung tutunay na pangyayari, ay naiiyak tayo, no? Nababagabag tayo, nagagalit tayo. Kaya kung ano po, ano, binabati ko po yung mga naglakas ng loob na magano dito, no, mag-testify at magsabi po nung nangyari. So it's one thing din po, no, na well, noong panahon po ng Duterte administration, no, merong ganitong war on drugs. Parang ano, no, parang ilan lang po yung mga nagsasalita, no? Massive po ang ano, massive ang patayan, massive ang mga human rights violations, 'di ba? So ilan lang yung mga nagsalita. So kami sa Makabayan po, nag-file kami as early as August po nung 2016. Yung mga nangyayari po na patayan, ano, nung panahon ng 2016, nag-resolution po kami para ding ganyan. Pero syempre po, no, like yung mga feeling ng mga biktima, siguro tayo rin po na meron ding ano, no, meron ding pananagutan, ay tumahimik din tayo. At hindi na siguro kung nadinig yung mga resolution, nadinig yung mga at the spike of mga patayan na yan, kung nadinig po yan, Mr. Chair, no, sayang hindi kayo Human Rights Chair, Mr. Chair. Kung nadinig yan noon pa, siguro hindi naging 6,000, 20,000, 30,000 lang namatay. Baka na ano pa yan, na napigilan pa yung ganyan. Kung talagang mas marami, no, na lumalaban para diyan. Pero just the same, kahit na hindi po ito, kahit matagal na po ito, kailangan po merong managot. Tama po ba? Nagkakaisa tayo na dapat, Mr. Chair, na merong managot. Dahil hindi po tayo papayag na itong 6,000 na ito, 20,000, 30,000 na ito ay magiging bilang na lang at matatala na lang sa kasaysayan na ganito. So kung kahit na ako man din yon, kahit na isa dito, talagang eto nga si Nanay, no, from San Mateo, takot na takot siya, 'di ba, na magsalita, pero nananaig yung kagustuhan na magkaroon ng katarungan. So natural po yon na talagang kailangan ipaglaban natin po yung katarungan, Mr. Chair. At natutuwa ako, sinabi ni Mr. Chair kanina na tutuloy natin to hanggang sa makuha natin, ano, yung kahit papaano makatulong tayo sa pagkakamit ng katarungan para sa ating mga kababayan. At tama si Kong Akop kanina, di ba, papili tayo kung sino man yung iboboto natin, no? Naniwala tayo sa mga magagandang salita nung panahon na yon. Pero yung pala, ang biktima ay ang mga mahihirap dito sa war on drugs. So pinatunayan lang, Mr. Chair, na itong policy ng war on drugs ay talaga ang biktima dito ay ang mga mahihirap. Ang biktima dito ay yung mga karamihan siguro dyan, mga bumoto sa nakaraang administrasyon. Kaya yun po. So kaya kasama niyo po kami dito sa committee, ng Committee on Human Rights, para po ano, no, para ipursu natin po yung katarungan. Maging dito man yan, maging sa Pilipinas man yan, oh, Mr. Chair, sabihin ko na, kahit nasa hanggang ICC, matulungan natin yung ating mga kababayang biktima na makuha yung hustisya. Maraming salamat po. Salamat. Mr. Chair? Yes, Congressman ako. We have a hearing on this issue tomorrow. May I know if we have invited the
top brass of the Philippine National Police for tomorrow's hearing? We have invited all of them, including all of those that have been in office during the time of the war on drugs. Thank you, generals, Mr. Chair. On down to the patrolman. Sir Chair, kay Medaldea po, CEA, ES. Not for tomorrow. Opo. Kasi meron pa akong continuing question sa kanya kasi hindi niya naman inaamin yung... Di bale, we will invite him the next time. Oo. Kaya ito, no? Realizing what has happened, palagay ko, maniniwala na ako that the war on drugs is quite deceitful. Oo. Why po deceitful? Sapagkat hanggang ngayon, marami pang drugs . Oo. Hanggang ngayon, hindi pa natatapos yan. Ang kagandahan lang po ngayon sa bagong administration na ito, in the last 2 years, walang napatay. Mayroon din naman ay, pero kakaunti lang. Kakaunti lamang. Oho. At nakakuha tayo ng tunelada ng mga drugs sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pero kanina, binabasa ko yung sinabi ng Secretary ng DILG. Ano? Sa eleksyong ito, ay baka ang manalo ay yung susuportahan ng mga drug lords. Susuportahan ng mga gambling lords. Dahil marami mga pera yan . Marami mga pera po yan . Ito po ang ating hearing na ito. Dahil lang sa sinabi po ni Congressman ako na maganda pa rin ang rating ng former president. Oho, maaaring maging unpopular po ito. Pero I do not even care if this is unpopular. What we care about is the truth. Oho, sapagkat sabi po ng Biblia, the truth shall set us free. Ito lang po ang pagkakataon na malaman ng taong bayan ito. Kaya, pangalawa, akin po suportahan sa labi ni Congressman Akop. Maganda na po tayo sa next election. Huwag nating hayaang manalo ang mga politiko na hindi naniniwala sa human rights. Oho, kinakailangan po ang manalong politiko merong compassion sa mga Pilipino. Oo, ang mga politiko na manalo ay naniniwala po sa due process of law. Hindi po kaagad kumikitil o pumapatay. Naniniwala po na ang bawat Pilipino, anuman ang kanyang kalagayan, may karapatan sa mundong ito, mga kaibigan. I hope na sana po makinig po kayo sa amin ngayon sapagkat election po next year. Ang nakakatakot dyan, kapag gumapang po yung mga drug lords na yan at suportahan ng mga politiko na kakampi sa kanila at mga gambling lords sapagkat napakaraming pera niyan. Ako lang, may lalaban daw sa aking pinapatak po ng gambling lord. Ito yun. Sapagkat ako po yung kalaban ng isabong . Kalaban ako ng isabong. So meron papatakpuhin na pinapatakbo ng gambling lord sa akin distrito. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi magtatagumpayan. Kinakailangan po maawa tayo sa bayan Pilipino. Meron ba tayong problema sa West Philippine Sea? Meron akong nakitang video ng PDI, mga kaibigan, na naghihirap ngayon ang mga fisherman sa Zambales. May na-stroke na, meron nang nakaroon ng mentally deranged person at wala po silang mga lupa. Kaya nga po ang sinasabi ko dito, ano ba ang ginagawa ng probinsya ng Zambales? Sapagkat napakaraming lupa dyan, na pwedeng bigyan ng lupa ang mga mahihirap. Please take lalong yung mayaman, ang mahirap, lalong naghihirap. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang pinupunto natin. Kaya sana po, hindi na po magkaroon, hindi na po ang mga butante natin, ay hindi na po tumang